mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, dadako na po tayo sa pinakamahalagang talakayan natin sa paksa na nakapaloob sa Biblia, kung bakit nga po ang mga Adventist ay hindi kumakain ng baboy. Ito po ang isang napaka pananampalataya na hanggang sa ngayon, sa nakalipas na maraming taon at sa panahon pa atayan, kapatid na Fernando, ng ating Panginoong Diyos, at ang tanging Kristiyano lamang, kasi marami nagpapakilalang Kristiyano, subalit pagdating sa ganitong bagay ay talagang hindi nila kayang ipadoktrina o ipatanggap sa kanilang mga inaakay. Oo. Dahil ano nga ba ang nakapaloob sa bagay na ito, kapatid na Ray at kapatid na Fernan, at ganun na lamang, no? Na hindi nila kayang ituro ito sa tao. Samantalang, yun naman ang itinuturo ng ating Panginoong Diyos at tinaglay ng mga apostol na naituro ng ating Panginoong Hesukristo, na siya naman ngayon sinasampalatayanan sa loob ng nalabing iglesia. Yan po ang ating gagawing pagtalakay sa hapong ito, mga kasama. Kapatid na Fernan? Opo. Si Winham Gordon ay meron pong sinabi sa kanyang aklat na ikinopyright noong 1978. Dito po ang sabi po niya, obedience to the law is not the source of blessing, but it argument a blessing already given. Napaganda ng kanyang sinabi, ano? Yung pagsunod po sa kautusan ng Panginoon ay hindi po yan yung source of blessing. Kundi yung blessing niya ay naibigay na. At bilang pag-elaborate, sabi niya rito, law is the gift of the generous saving God. So yun daw po kautusan, ito na po ay biyaya. Ito na yung regalo ng atin pong mapagpalang Diyos. Kaya kuminsan kapag iniisip ng tao, pagpapalain ka kapag sinunod mo ang kautusan. Pero alisun sa ating binasa, pinagpala ka na pala nang binigyan ka ng kautusan. Sa pagbibigay pa lang, sa pagpapala. Pagpapala na. Ano? At dito pa sa sinabi naman ni Rosdoni Rosas, no? Noong 1999, no? Tama ba? Okay. Wala kasi salamin eh. Rosdoni Rosas Jan. Ayun. Ang title po ng aklat ay The Law in the Old Testament. Ayan. Okay, sa page 171. Ang sabi, to reject God's law is to reject His grace wherever He give us His law for our good. O, kapag ka nireject daw po natin yung batas, ay nireject na rin natin yung kanya pong biyaya. At syempre, kapag nireject mo yung biyaya, nireject mo na rin siya, kapatid na Ray. Kaya sa pag-uusap natin gagawin po ngayon, paano tayo magiging matatag sa pagsunod doon sa blessings, no? Doon sa biyaya, doon sa gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pansamantala, diyan muna ako, kapatid na Aldrin, para mamaya ay ilalaborate natin ito. Yeah. Mm-hmm. Maganda yan, ganyan na sinabi mo, Brother Camacho, na sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, doon pa lang sa pagkakaloob nito, biyaya na ito. Biyaya na. Malaking blessing na ito. Actually, na-appreciate ko yan kanina lang eh. Dahil meron ako nakilalang traffic enforcer. Nakulada. Wala dali ata ang kaibigan natin. Yung sa
yung sa nung may nakilala akong traffic enforcer kanina lang. Oh. Sabi niya sa akin, alam mo ba mas mabuti na hinuli ka namin, sabi niya sa akin. Kaysa naman sa walang batas sa kalsada, kasi pag nawala iyang bagay na 'yan, it's either masaktan ka or makasakit ka ng iba. At ang tendency ay mas malaki yung babayaran mo compare doon sa violation na nagawa mo nung hinuli ka. Kaya sabi niya sa akin, pasalamat ka, merong may traffic enforcer na nanghuhuli sa'yo. Kasi kung wala yan, baka mas malala dyan ang mangyari. Tama. It's either masaktan ka mismo, buti kung masaktan ka lang. Paano kung may mas malalim na physical na, alimbawa, damage, is may malaking damage physically, or ang pinaka-worst, mamatay ka. Oo, kasi hindi yan imposible sa gitna ng kalsada dahil malalaki ang mga sasakyan dyan. Bukod doon, masasaktan mo din yung kapwa mo. Buti kung masaktan mo lang din. Eh paano kung makapatay ka? Sinasadya mo o hindi? Eh malaking abala po yan. Ibig sabihin, nung naglagay pa lang ng rules and regulations sa gitna ng kalsada, blessing na. Malaking biyaya na ng Panginoon. Kaya mas na-appreciate ko yan kanina mo nung may naging kaibigan ako na traffic enforcer. Kaya tama yung sinabi ni Brother Camacho. Nung ibinigay pa lang yung kautusan, malaking biyaya na. Kaya kapag may natanggap kang blessing, bunga ng pagsunod, actually karagdagan na lang. Karagdagan na lang. Kasi nung ibinigay pa lang yung blessing, nung ibinigay pa lang ang kautusan, malaking blessing na ito. Ako po, kaya na-appreciate ko rin po yan. Yun pong pagsunod sa kautusan ng Panginoon, ito po ay ipinasusunod sa atin para rin mapabuti tayo. Isang talata ang babasahin ko na madalas nang napapakinggan ng lahat. Dito po sa Juan, sa 17, ang talata po ay 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Amen. Ito napakasimple at napakapayak lang. Pero ang sabi, pakabanalin mo anya sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ibig sabihin, kaya ibinigay sa atin yung salita ng Diyos sapagkat ito kasi ay katotohanan. Binibigyan ka ng katotohanan ng Panginoon Diyos sapagkat napakarami nating natatanggap na kasinungalingan. Kaya sa gitna ng kasinungalingan, meron pong natatangi yung galing sa Panginoon Diyos. At ang galing sa Panginoon Diyos, ito po yung kanyang salita. Kaya nga sabi ni Haring David, Brother Camacho, Brother Aldrin, ang salita mo ay ilawan sa aking landas. Sa makatwid, libang magkaroon ka o meron ka ng salita ng Diyos, malamang kadiliman ang nasa sa iyo. Tama po. Kapag ka wala kang salita ng Diyos, siguradong katakot-takot na kamalasan ang darating sa iyo kasi wala kang guide. Wala kang gabay. At higit sa lahat, yung kautusan ng Panginoon, ito ay nagtuturo pabalik sa tagapaglikha. Tama po. Kaya kapag wala yung kautusan, ay tiyak tuloy-tuloy ang pagkaligaw mo. Baka akala mo nasa katotohanan ka pa, yun pala malayo ka na sa yung dakilang tagapaglikha. Bakit po? Kasi yung kautusan, ituturo kanyan kay Kristo. Kaya yung mga nagsasabing nakabalik sila kay Kristo, sila ngayon ay na kay Kristo na, iglesia na sila ni Kristo. Pero itinatakwil ang kautusan, sigurado po ako naliligaw po yan. Amen. Kasi yung kautusan, ito yung magtuturo sa'yo pabalik sa dakilang lumikha. Kaya nga sabi na ng Panginoong Jesucristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yeah. Brother Aldrin. Ayun, kaya nga, napakaliwanag nun, gaya na sinabi mo, no? Yung mga nagtuturo at ayaw nga sa kautusan, talagang nasa kadiliman yan. Gaya ng patutuo ni Propeta Isaias, dito po sa aklat ni Oseas. At dako na tayo dun, no? Pag wala nga sa kautusan, talagang nasa dilim po yan. Pakinggan po natin sa 8:20 ng Isaias, ganito po ang ating mababasa. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Eh di nasa diliman po yan. Saka yung mga nagsisindi, kahit yung mga nagsisindi ng kandila, napakaliwanag, nagsisindi kayo. Abi, nakakatakot po yan. Kaya yung mga batas sa kalsada, no? Dyan pala nga, malaki ng pagpapala yan. Lalo na kung ito'y ating susundin pa, kapatid na Ray, kapatid na Fernand, ito'y magiging pagpapala sa sino mang tatalima
sa kautusan at palatuntunan ng ating Panginoong Diyos. Eh ngayon, eh bakit po namin sinusunod ang pagbabawal ng Panginoon hanggang tinaglay din ng mga apostol ang pagkain ay hindi namin kinakain itong baboy kahit anong gawing pangangatwiran. Dati nung ako'y masiglang kaanib sa samahan ni Brad Ellie sa dating daan, eh ito naman daw ay naalagaan na kapatid na Ray, kapatid na Fernand. Ito naman daw ay alaga na ng tao. Yung isa nga, nung isa pangang lockdown, naalala ko, meron pa naka-aircon. Alam po ninyo, pagka-rumal-dumal, kahit anong dasal gawin ng tao, eh hindi nyo na po mapapalinis yan kahit anong gawin yung pakulo. Yung trichinal larva po dyan, hindi po mawawala yan. Dyan nga kayo madadali ng kaaway, kapatid na Fernand. Apo, kaya nga, akala nila kumo ang kinakain na ng mga baboy ngayon eh yung mga pigs na ayun, eh malinis na. No, may sinasabi ang Biblia, kapatid na Aldrin, no, wala tayong makukuhang malinis sa bagay na marumi. Ayun, ano? At tanda po ninyo, hindi nagiging karumal-dumal ang baboy dahil sa kanyang kinakain. Kundi likas na ito na sa kanya, likas na sa kanya ang pagiging marumi. Pagiging marumi o pagiging karumal-dumal. Yan ang pagkakalalang. Kesa bunin mo yan, paliguin mo yan araw-araw, ano, pakainin mo yan ng pagkain ngayon, hindi po niyan maaalis ang pagiging karumal-dumal. Sapagkat yan po, ay inilika na sila bilang mga karumal-dumal talaga. Kaya sabi ng ating Panginoon, nais kong ulitin muna yung talatang ito, kapatid na Ray, doon sa unang Korinto, sa kapitulo 10, talatay 31. Ano? Maganda yung bagay na ito, pakiplas natin sa screen, makikita ba natin yan? Unang Korinto 10:31. Ayan, ganito po ang ating 10:31. Mababasa. Ayan. Ang wika po rito, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa makatwid, kung tayo man anya kumakain, umiinom o anuman ang ginagawa, dapat sa ikalulugod ito ng Diyos. Dapat sa kanyang ikararangal, sa kanyang ikapupuri, ikaluluwalhati. Kaya hindi po lahat ng pwedeng ipasok sa bibig, pasok tayo ng pasok. Dapat nagtatanong tayo, ito bang aking kakainin ito? Makakapagbigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Oh, mapaparangalan ko ba ang Diyos? Mapapasaya ko ba ang Diyos sa aking kakainin ito? Kaya dapat lagi po tayong nagsusuri, tinatanong natin. Oh, ngayon, bakit kailangan nating suriin yung ating ipapasok? Kasi sabi nga ng talata, anuman ang inyong ginagawa, kumakain, umiinom, dapat sa ikaluluwalhati. Pansinin po ninyo sa susunod pang talata na ating babasahin. Sa kapitulo 6 ng Unang Korinto, talatang 19, oh, ganito naman natin mababasa. Chapter 6, verse 19-20. Ang wika po'y ganito, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano po ang sabi? Nang tayo po ay binigyan ng pribilehiyo, ng karapatan na maging anak ng Diyos, ang atin pong katawang ito, ginawa na rin templo ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng Biblia, kahit kayo'y kumakain, umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po, sinusuri natin, inaalam natin, ano ba yung pwede natin kainin, ano ba ang hindi pwedeng kainin. Paano natin malalaman po yan? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ng sabi ng kapatid na Ray, doon sa talatang 17-17, ang salita mo'y katotohanan, kapatid na Ray. Ayun, kaya nga doon, kapatid na Fernan, ano, sabi nga sa aklat ni Hope na binanggit nyo kanina, yamang ang ating programa ay ayon sa kasulatan, sabi nga po ni Hope sa 14:4,
Sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Yeah. Eh kung dito pa lang ay marumi, eh di lalo na doon sa karumal-dumal. Tama. Kaya kahit anong gawing pag-aalaga, yung isang kilalang tao pa nga ay nabalita, pina-aircon ng pataw itong mga biig, itong baboy. Oh, inihahanda niya sa piyestahan, no? Talagang inaalagaan ng pagkatindi ng pagkakaalaga, no? Tsaka ang isang nakakatakot dito, mga kapatid, ano? Hindi maganda ito talaga sa ating kalusugan. Hmm. At hindi lang naman itong uri ng hayop na ito na sinasampalatayanan ng mga kapatid nating Adventist na kung bakit iniiwasan natin at hindi talaga natin kinakain. Maraming bagay pa yan, kapatid na Ray. Tama-tama. Isang magandang halimbawa niyan, Brother Aldrin. Sige po. Yung nakita ko sa kanal, kasi yung malita ko, mahilig ako magdadampot ng kuha sa kanal. Ah, ganun po ba? Lalo pag may nakita ko kumikinang-kinang, mahilig ako niyan eh. Uh-huh. Nakakita ako isang beses sa kanal, limang klase ng lollipop. Hindi ko alam kung bakit meron doon. Siguro may nakahulog noon. Limang klase, iba-iba flavor. Ganda rin sa kanal. Pagtingin ko sa kanya, kahit anong bukas ko doon, kasi nalublob na rin sa tubig sa kanal, ang sarap ng flavor niya, pero kahit alin man doon sa lima na yon, lahat sila madudumi. Ayun. Bakit? Kasi doon mo siya nakuha sa lugar na marumi. Kaya nga sabi sa talata na binasa ni Brother Aldrin, hindi ka pwede makakuha ng anumang bagay na malinis doon sa lugar na marumi. Bakit po? Kasi kahit anong klase po yan, eh kung marumi nga po yan, hindi natin pwedeng sabihin na yan ay nililinis ng ating Panginoon. Kaya nga po. At yan po ay kaya hindi ipinapakain. Ang utos naman talaga niyan ay galing sa Panginoon Diyos din. Amen. Hindi po ito isang bagay na inimbento ng mga Adventist. Kundi ito po ay pinag-aralan ng mga Seventh-day Adventist at nakita ng mga Adventist na ito ay aral ng Biblia. Meron nga pong mga grupo ng mga scientist, pinag-aralan po nila yung higit 100 klase ng baboy. Merong baboy na pinapakain ng kaning baboy. Meron naman yung pigs lang. Meron naman yung alaga sa bundok. Iba't ibang klase ng pag-aalaga ng baboy. Sa mahigit 100 na pag-aaral ng mga scientist, aba wala silang makita malinis kahit isa. Wala makita. Kasi nga, kagaya ng ating tinatalakay, hindi po naging marumi ang baboy dahil sa kanyang kinakain. Siyempre, dudumi rin siya dahil sa kinakain. Pero ang pinaka-point, kaya siya itinuturing na marumi kasi ganun siya kinreate. Yun talaga ang pagkakalalang. Yan po ay mga garbage collector. Tagalinis po yan ng dumi, ng sakit, ng virus para hindi mapunta sa tao. Tama po. Kaya kinreate yan ng Diyos para sila yung kumain ng dumi at hindi yan mapunta sa tao. Kaya ang Diyos, ipinagbabawal niya talaga yung pagkain po niyan. Like for example, dito po sa Deuteronomio 14, ang talata ay 2-4. Deuteronomio 14, paki-flash nga sa para sa ating gwapong technical. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang bagay o ng anumang karumal-dumal na bagay. Ayun. Pansinin po ninyo, bakit pinagbabawalan ng Diyos na kainin yung anumang marumi o karumal-dumal na bagay? Ang sabi kasi sa talata, sapagkat, ito po yung dahilan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari. Kapag ikaw pala ay inaangkin ng Diyos na kanya, sarili kanyang pag-aari, ang sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng anumang bagay na karumal-dumal. Kaya po yung pagiging sa Diyos, may kaakibat yan, Brother Camacho, Brother Aldrin, na responsibilidad. Tama po. O, mapapalino na naman ako. May kaakibat na responsibility. Sapagkat ang Diyos ay banal, ayaw niya na yung kanyang bayan ay kakain ng marumi at karumal-dumal. Binanggit nga kanina ni Brother Aldrin, yung po kasing baboy, ayon sa pag-aaral, meron po siyang tinatawag na trichina larva. Trichinosis naman dito. Trichinosis. Isa din yung kahulugan. Ang sabi dito, a disease that people can get from it like fork and horse. Nakukuha daw po itong
trichinosis na to, apo, sa pagkain ng baboy at ng kabayo. Ito nga po ay, kung tawagin ng mga scientists, ay pork worm. Ito po ay isang uri ng worm na special para sa baboy. Nasa baboy po ito. Na kung saan, kahit po ito pakuluan ng napakainit na temperatura, kahit ilang oras, hindi po siya namamatay. Kaya makukuha ito ng tao kapag kumakain ka ng baboy kasi nandoon yan mismo sa balat. Kaya ipinagbabawal ito ng Diyos. Isipin mo, bawal bago pa matuklasan ng mga scientists na ito ay talagang marumi at hindi dapat kainin. Dati lang itinuturo ng Bible na ito ay talagang marumi. Hindi po kinakain o naging hindi kinakain ng mga Adventists ang baboy, hindi dahil natuklasan ng science, matuklasan o hindi, sinusunod ito ng mga Adventists sapagkat ito po kasi ay itinuturo ng banal na kasulatan. Tama, oh. Kagaya ng ating mababasa, ang sabi nga po, dahil ikaw ay pinili bayang sariling pag-aari ng Diyos, ay huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Okay. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang sabi nga po dito sa unang Pedro, sa 1 ang talata po ay 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ano po yung sabi ng talata? Sabi ng talata, maging banal daw kayo sapagkat yung Diyos daw na tumawag sa atin ay isang banal na Diyos. Ano pong punto? Bakit po natin sinasabi ito? Anong kinalaman ng pagpapakabanal doon po sa pag-iwas sa pagkain ng marami? Alam nyo po ba na ito po ay quoted po ni Apostol Pedro sa Old Testament? Kaya nga ang bunga niyan, sabi, sapagkat nasusulat. Ibig sabihin, hindi sa sarili niyang bibig ito. Ito ay kinukot niya mula sa Old Testament. Yan po ay mababasa dito po sa Levitico, sa 11 ang talata po ay 44. Babasahin ko rin po yung talatang 46. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. 46. Ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon, at sa lahat ng may buhay na gumagalaw na nasa tubig. Ibig sabihin, yung palang pagpapakabanal, hindi lang pala ito sa ugali lang. Tumutukoy din pala ito sa kinakain. Kaya kapag marumi ang kinakain mo, sa harapan ng Diyos, hindi ka pa rin banal. Tama po. Sapagkat ang sabi ng Bible, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito pala ay related usapin, may kinalaman sa pagkain. I-note pala ito ni Apostol Pedro, related po siya sa pagkain. Nung sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kayong magpakahawa sa mga hayop na gumagalaw sa lupa. Yan po yung tinutukoy niya, yung mga hayop na marumi at karumal-dumal. Ibig sabihin, kung nais mo o ginugol mo sa iyong buhay na maging banal sa harapan ng Panginoon, iwasan mo na yung pagkain ng karumal-dumal. Sapagkat kahit anong pagpapakabanal ang gawin natin, subalit kumakain naman tayo ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon, itinuturing niya marumi at karumal-dumal, tayo rin po ay nagiging marumi sa harapan ng Panginoon. Opo, madagdag ko po riyan bago natin ibalik sa ating po angkorman. Ano ho? Malimit nilang sinasabi, eh, kapatid na Ray, Brother Fernan, kapatid na Adrin. Eh, yan namang Levitico eh, ang kausap dyan, yung mga hintil, ay mga Hudyo eh, hindi naman ang mga hintil. Oo nga na. Ano ho? Sa kanila yan utos, hindi yan utos para sa atin. No, unang-una, mga kapatid, mga kababayan, di natin tinatanggap na tayo'y mga hintil. Ano? Kundi tayo'y mga Kristiyano. Dating hintil. Dating hintil. Na naging Kristiyano. Ayun. Yun ang kalagayan po natin ngayon. Eh ngayon, kumo ba sila ang kausap? Kumo ba mga Hudyo ang kausap? At hindi tayo, di na ba tayo susunod sa batas na yun na ibinigay sa kanila sa Levitico 11? Ay ganito po ang sabi ng Biblia. Buwat sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 38. Tingnan niyo ang sinasabi sa atin ng Biblia. 7:38 ng Aklat ng Mga Gawa. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama
ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ay napakaliwanag ho mga kapatid. Bagamat sila kausap, bagamat sa kanila ibinigay, unang ibinigay, ito po ay ibinigay sa kanila para rin ibigay sa atin. May continuation. May continuation para i-extend sa atin. Kaya mali yung kausipan ay sa kanila lamang iniutos yun eh. Wala naman tayong mababasa na sa kanila lamang iniutos. Oh, sa kanila unang ibinigay. Bago lumabas ang New Testament, ibinigay sa kanila yung batas, yung kapahintulutan at kabawalan ng lista ng kung ano ang pwede at di pwedeng kainin sa Levitico 11, Deuteronomy 14. Ang layunin, upang i-extend, upang ibigay din naman sa atin. Kaya tayo ngayon, na sumasampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo, naniniwala tayo na ang Diyos hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din siya ng lahat ng tao. Kung ano utos sa Israel, kung ano utos sa Levitico 11, dapat sundin din natin sa panahon ito, kapatid na Aldrin. Ayun, tama po yun, no? Kaya nga dito makikita natin na lahat ito ay utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat wala nga siyang tinatanging tao, no? Sino mang sumusunod sa Kanya at nagbibigay kalugod-lugod sa Panginoon, eh yun po siya, gaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Gawa, Gis 34-35, sa Gawa, Gis 34-35, ganito po ang ating mababasa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya. At gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya." Isa nga sa pagpapakabanal na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa nalabing iglesia o Adventist Church. E itong pagtupad natin mga kasama ng pagkain na hindi dapat kainin itong karumal-dumal. E bakit po? Kagaya nga, naalala ko yan kapatid na Fernan, ano, kapatid na Ray, ang pangangatwiran nila ay sa Israel lang. At tumalata pa itong mga mangangaral na tigaapalit, palit-palit ng aral. Ang talata nila na alala ko dito po sa aklat ng Roma 9:4, ganito ang kanilang tinatalata, kapatid na Fernan. Para patunugin na baboy, pwede na. Eh kaya nga maraming ano, no? Ewan ko kasi maraming miyembro nila na mamile stroke eh. Ewan naman. Pero hindi natin dinadalangin po yan, masama po yan. Kundi sila po ay ating matawag sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa 9:4, itong tinatalata nila para bigyang katwiran na ang kanilang miyembro palantakin ng tahong, talaba, tulya, at ng iba't iba pa, pati palaka at elepante pinapakain sa miyembro ng samahang ito. Eh ganyan po bang uri ng pananampalataya, isasaalang-alang nyo ang inyong kaligtasan? Pakinggan po natin, makikita natin ang katotohanan na sila rin, ginamit nila ito ay babalik rin sa kanila. 9:4 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Eh, itanong mo, bakit kayo naglilingkod? Tama. Eh, yung isa nga, lahat ng araw, sinakim na eh, naglilingkod sila eh. Itong mga iglesyang sa Diliman, merong Martes, may Merkules, may Webes, Sabado, Linggo pa, para walang kawala. May madaling araw pa, may gabi. Ayan, may madaling araw pa, may isa pa, madaling araw, no? Natindi. Yung isa naman, yung miyembro, inuutusan sa pangapalengke para manglikom ng pananalapi. Pero yung bawal na ibinababawal ng Diyos na kainin sa mga taong magbabalik loob at magbabanal sa Diyos, eh hindi nila kayang ituro. Samantalang dapat ituro ito eh. Pakinggan natin, Brother Don, lagay natin sa screen sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 44, talatang 23. Yeah. Ang sabi po ay ganito, 44:23 ni Ezekiel, "At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis." Merong isang bayan ng Diyos na magpapatuloy na ituturo ang mga karumal-dumal na iiwasan ang lahat ng mga tunay na magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Fernando. Yun, napakaganda mga kapatid, mga kababayan. Ano? Kaya kung meron tayong dapat panaligan ng ating pananampalataya, yun tayo sa tinuturo ng Biblia. Amen. Ay katulad nung binanggit ng kapatid na Aldrin, yung Roman 9:4. Ginagawa, kinukuha nila ito para patunog yung tama sila. Kung susundin natin yung kanilang luhika gamit yung talatang ito,
Ay tama nga naman, kapatid na din. Bakit? Uh-huh. Bakit mayroon silang paglilingkod? Ay di ba sa Israelita lang din ibinigay yan? Kaya nga. Oo. Oh. Eh ano pa sabi rito? May pagkukup-kup. Eh bakit tinatanggap ninyo na kayo'y kinup-kup ng Diyos? Kaya nga po. Oh. Di ba dapat Israelita lang din yan? Tama po. Oh. Lalabas dito, nagkakaroon dito ng cherry picking kapatid na. Pinipili lang. Oh, pinipili lang. Ano uli yan? Oh. Cherry picking. Oo. Oh, kumbaga, kumbaga sa prutas, ay ito lang ang gusto ko. Ayaw ko yan, ito lang ang gusto ko. Eh, hindi ganun ang Biblia, mga kapatid. Tama po. Oh. Dapat, kung tinatanggap ninyo na kayo'y kinukup-kup, bagamat sa Israelita ibinigay, abay, tanggapin rin ninyo yung iba pang mga batas. Pati yung tipa, pati yung tungkol sa usaping pinag-uusapan natin ngayon. Diba? Ay, hindi lang yan, yun. Pati yung paglilingkod sa Diyos. Yun aba, eh sa Israel din ibinigay eh. Bakit naglilingkod? Sabi, eh bakit naglilingkod sila? Puro Diyos naman kasi sila. Diba? So, inconsistent mga kapatid. Oh, ang tawag diyan, kumbaga sa pag-aaral ng biblical hermeneutics, okay. Ano ho? Yeah, ay collapsing context. Ano ho? Isang uri yan ng fallacy. Oh, at bakit sinabing collapsing context? Kasi hindi tugma yung kanilang sinasabi doon sa binabasa. Pag inilapat din sa kanila. Pag inilapat natin sa kanila, hindi uubra eh. Oh. Naalala ko kapatid na Ray, kapatid na ano. Merong isang grupo ng ano ba ito? Hindi ko nasasabihin kung anong grupo sila ng samahan. Ng Bisaya, Ilocano, Pangas, Ilocano, Tagalog. Hindi ko nasasabihin kung ano man sila. Opo. Ano? Yan. Merong isang grupo diyan na nagbitin ng mahilig kumain ng aso. Aso? Oo, aso eh. Kung anong parang grupo yan, ko yan. Mahilig kumain ng aso. Ay ngayon, pagkatapos balatan, pagkatapos sa espetehin ba tawag doon? Suplete. Tapos supletehin. Parang inapo yan, tapos kinakasikasan ng balatan. Oo, para matanggal yung ano. Ay ibinitin ngayon. Ayun. Tapos ibinitin, nilagyan naman ng kulambo. Ang layunin noon, ba't nilagyan ng kulambo na nakabitin para hindi langawin? Ayun. Kasi maselan eh. Maselan. Ayaw ng marumi. Kailangan eh. Malinis. Kaya kulamboan. ngayon. Lamukin eh. Oo. Kasi, siyempre, uuuri niya na yun, di ba? Madudumi yan kapag nilangaw. Kaya nga. Hindi nilagyan ng kulambo. Ay, hindi nga naman nilalangaw. Pero meron silang takdang panahon kung kailan nila yun kakatayin. Ayun. Pero patay na yun. Patay na. Patay na yun. Sinuplete na yun eh. Napatay na yun. Ngayon, ginagawa yung kapag malapit na pista. Ayun. O hindi naman birthday. Basta mayroong okasyon. May okasyon. May bilang ng araw po yan. Ayun. Makikita ho ninyo yung aso. Lumulobo na yung tiyan eh. Namamagana yung katawan. Alsado na. Ngayon, eto na. Dumating na yung takdang panahon. Ay, nakikita ko eh. Ito, karanasan yan. Bibili ngayon, alam nyo yung istro, yung pang ano? Pang sago ba tawag doon? Yung matigas. Yung pag sinuksok mong gano'n. Matigas talaga yun. Yung ano? Isusuksok ngayon doon sa tiyan ng lumulobo. Sisip-sipin ngayon yun. Boom. Oh, talaga namang makita mo yung kulay green-green. Lumalabas sa gilid. Ay, di ba katingin yung ating director? Nanggigitataan. Yung green-green, tapos eh, pag tinanggal sa istro, may lumalagatak pa na ano, yung buhay na uod eh. Alam mo sabi, huwag ka mandiri, sabi. Ano yan? Aphrodisiac yan. Ayun. Pampatiba yan. Ayun. Ano? At masustansya yan. Kalain mo mga dialog na yan, ano? Masustansya, pampatibay, pampatakas sa katawan. hindi kinaya ng ating isang ano. Kaya sabi nung talata, binasa sa atin eh. May makukuha ba tayong malinis sa bagay na marumi? Wala. Kaya, kung ako sa inyo mga kapatid, ngayon, yung bang aso na yun na ganun eh, sa tingin ba ninyo eh, malinis yun? Ha? Karumal-dumal pa rin ba yun o malinis na? Ay, karumal-dumal pa rin yun mga kapatid. Ang sarap ng higop eh. Pag higop nung isa, saksak din yung isa sa kabila eh. Higop din siya eh. Eh, panibasa, nagkakasundo sila. Higupan silang dalawa. Maubos-ubos yung laman eh. Pinapahigop nga rin ako, hindi ko lang maatim eh.
Kung ano wala sa hindi ko natinikman, mga kapatid, kasi hindi ko kaya eh. So, itong dalawa, hindi rin ito. Kwento pa lang, hindi na nila kinakaya. Pahigupin pa kaya ito? So, ngayon, pag tinatanggal nila, ginagawa na, tinatakpan nila yung straw. So, kasi sayang daw, sayang. Akalain po ninyo, mga kapatid, mga kababayan, yan ba malinis? Hindi malinis yan. Oh? At marami ng mga tao namatay dahil sa pagkain ng aso. Di ba? Kasi hindi naman pagkain eh. O yan ang hirap sa atin eh. Di ba kaulayo yung ating dalawang kasama? Itong hirap sa atin. Kung ano yung ipinapakain ng Diyos, yun ang ayaw kainin. Ayun. No? At yun namang hindi ipinakakain, yun naman ang kinakain. Oh. Kaya magbago-bago tayo, mga kapatid, mga kababayan. Kung mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang Panginoong Diyos, mahal natin ang ating pamilya, susunod tayo sa pamantayang kanyang ipinagkaloob, kapatid na Aldrin. Ayun. Kaya dito maliwanag po no, na kahit anong gawing pamamaraan ng tao, kahit ito ay balutan pa ng kulambo, o kaya kahit pa ito ay suplitihin natin, o kahit ilaga pa nila, no? Eh hindi magiging malinis o kahit ibabaran pa ng ano. Kasi nakita ko rin yan, kapatid na Fernando, no? Yung iba nga kinikilaw pa. Gustong-gusto pa yung balat, hihilahin. Talagang tumutungkab pa yung balat, nagmamantika. Talagang yung mga labi nila, kala mo takam na takam doon. No? At hindi lang ganyan, ano? Pati sa ibang mga hayop, ganyan din ang ginagawa nila sa aming probinsya, no? Pati yung mga bagay na ano talagang kinasasarapan nila at ginagawa yan madalas po kapag may minsan piyesta madalas yan kapatid na Fernan eh. Kaya sa bagay na ito kaya ganun na lamang no na itinuturo at naninindigan ang tunay na bayan ng Diyos na ituro ang mga bagay na ito dahil hindi po papasok doon ang anumang karumal-dumal gaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Apokalipsis sa kapitulo 21 talatang 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal. Ayan, kahit na, alimbawa, sa inyong pamumuhay, anumang unawain natin yung talata na yan, sa pamumuhay o pagkain, hindi papasok doon yung karumal-dumal na yan. Kaya nga hindi lang sa mga pag-aawit, gaya ng ginagawa ng iba nating mga kaibayo sa pananampalataya, kapag hindi rin itinuro yung tamang pamamaraan ng pagkain, ay maaari din pong ikapahamak. Ay meron ngang ibang mga grupo ng pangkati ng samahan, kapatid na rin, kapatid na Fernan eh, binawal yung dinuguan. Sinungkaban naman yung baboy. Aba, nag-aagawan pa dun sa atay. Nag-aaway pa, no? Oo, nag-aaway pa. Yung isang, ano naman, isang mga itong grupo din na tuwing Sabado, pero kung hindi naman sila whole Sabbath eh. No. Oo, mga ano tawag ko nga rito, mga half-bath lang eh. Oh. Oo, pwede naman binabawal yung baboy sa kanila, pero pinapakain naman yung mga ibang karumal-dumal sa lamang dagat, kapatid na Fernando. Kapatid na Ray. Kapatid na Ray. Tahimik si kapatid na Ray. Hindi makaano usad. Kung makamove on doon sa kinukwento, buti hindi mo masyado pang dinitalye. Oh, no? Talagang lalabas na sa, ano eh, yung kinain ko, lalabas sa sikmura ko eh. Oh. Pero sa totoo lang mga kaibigan at mga kapatid, alam niyo po natuklasan sa pag-aaral ng mga Adventist, ang original na pagkain talaga na ibinigay ng Diyos sa tao is mga prutas at saka yung mga buto, nuts. Yung mga nagkakabinhi, mga nuts. At ako naniniwala na kung meron mang pinaka the best na makapagpapayo sa atin, paano natin magagawang pinakamalusog at maganda ang ating katawan? Ay ang ating Panginoon Diyos. Tama po. Ang ating Panginoon Diyos. Kaya, ang Panginoon Diyos, ang original talaga na ibinigay niya is yung mga prutas at saka mga nuts, yung mga halaman din na nagkakabinhi. Pansinin po ninyo, no yun pa ang kinakain ng tao, aba, mahaba ang buhay ng tao. Correct. Oh. Kasi namimit niya yung pinakamagandang kalagayan at kalusugan ng kanyang katawan. Oh. Alimbawa, mababasa natin sa Genesis, 5 ang talata ay 27, ang pinaka mahabang buhay na binanggit sa Bible si Matusalem. Ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 years at siya'y namatay. 969 nung ang tao po ay kumakain pa ng prutas at saka
yung mga halaman na na ibinigay ng ating Panginoon. Sobrang the best po niyan. At ayon po sa mga Bible scholar, hindi lang mahaba ang buhay ng tao, matatangkad din sila. Matatangkad. Oh, sabi nga ng libro na nabasa ko, ang ano nila, si Adan daw, si Adan, ay umaabot ng nasa 15 feet. Tapos si Eva, nasa 12. At siguro kung pumasok sa PBA yun o kaya sa NBA si Adan, no? Ano kaya? Nasa tuhod lang yung ring. Baka yuyuko pa para ma-shoot sa ano yung bola. Isipin mo yan, na nailabas ng tao ang pinakamagandang kondisyon at kalagayan ng kanyang katawan nung siya ay sumusunod pa sa utos ng Panginoon. Eh, syempre, dahil nga sa sama ng tao, dumating yung time na ginunaw noong panahon ni Noe. At matapos ng bahang gunaw, syempre, patay lahat ng ano, lahat ng source ng pagkain, kagaya ng prutas at saka gulay. Kaya, idinagdag ng Diyos yung hayop. Yan. Pero, mapapansin po ninyo na nung isinuplay na ng Diyos yung hayop, hindi kasama na ipinapakain ng Diyos yung marumi at karumaldumal. Ang sabi po sa Deuteronomio 14, ang talata ay 2-4. Babasahin ko rin yung talatang 6, 8-10. Medyo ilalaktaw-laktaw ko lang para mas ma-emphasize. Deuteronomio 14, 2-4. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, ang kambing. Talatang 6. Ang bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Talatang 8. Talon tayo sa 8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. 9. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig. Anumang may mga kaliskis at mga may palikpik ay inyong pagkain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Medyo malawak po ito. Ibe-breakdown natin ng konti. Yung mga hayop daw na marumi na binabanggit daw po sa lupa, yung hindi ipinapakain ng Diyos, nagbigay ng halimbawa, yung baka, kambing, at saka yung tupa. Yung pinakapalatandaan, dapat ngumunguya at saka baak ang paa. Kaya ang sabi sa talata, yung baboy daw, kahit baak ang paa, pero hindi siya ngumunguya, disqualify. Ayun. Hindi ibig sabihin na hindi ngumunguya, hindi nagngangata. Ang ibig sabihin na hindi ngumunguya, yun po kasing, like for example, yung baka at saka yung kambing. Mapapansin po ninyo yan, kapag yan po ay nagpapahinga, yung kanilang kinain na damo, muli nilang iniluluwa, ayan, tapos ginangat-ngat nila. Kaya habang nagpapahinga, ngat-ngat yan ang ngat-ngat eh. Ayun. Kaya yung germs talaga dyan, patay talaga. At yung pagkain, durog na durog talaga, digest na digest. Yan yung karakter ng malinis na hayop. Kaya yung baboy, hindi po ganyan siya kinreate. Ang totoo, minsan nga, hindi nga ngumunguy ang baboy, lunok yan ang lunok eh. Kung mapapansin po ninyo. Kasab yan, kasab. Oo, ano yan eh. Tungkab. Tungkab yan ang tungkab eh. Halos lunok na lang yan ang lunok eh. Tsaka mapapansin nyo po mga minamahal, pansinin po ninyo kahit mag-experiment po kayo, yung baka, pag pinakawalan nyo po yan, alam nyo po kung saan unang-unang pupunta, doon sa damuhan. Maghahanap po yan ng kanyang makakainan. Pero subukan nyo po yung baboy, palabasin nyo ng kulungan, alam nyo kung saan pupunta yan? Pupunta doon sa basurahan. Kakainin niya lahat ng makita niya doon. Bakit? Kasi nga, ganun siya kinreate ng Diyos. Ganun siya nakaprogram. Kaya, para sa kanya, kapag nakapunta siya doon sa basurahan, heaven! Heaven sa kanya yon. Parang bagong langit at bagong lupa sa kanya yon. Mas matindi yung amoy, lalo yung mga may pampers-pampers pa. Aba, delicious sa kanya yon. Masaya sa kanya yon. Pero yung baka, doon siya sa damuhan. Ando doon yung kanyang paraiso. Makikita ninyo na magkaiba. Magkaiba yung baboy at saka yung baka. Kaya hindi po siya ipinapakain. Yung baboy, hindi siya dapat kainin. Yung pinapakain, kagaya ng baka, tupa, at saka kambing. Ganon din binanggit din sa yung mga hayop na makakain na nasa tubig or nasa dagat. Ito daw po yung palatandaan, dapat may kaliskis at may paliktik. Nung ako nga ay namili, Brother Camacho at saka Brother Aldrin doon sa palengke, nataon yung natira niya lang tinda is mga tahong-tahong na lang. Yung mga walang paligpit, walang kaliskis.
Sabi niya, bakit ayaw mo ba nito? Eh, Adventist po kasi ako, hindi kami kumakanya. Aba, sabi ba naman sa akin, naku, kayong mga Sabatista, ang pa-plastic ninyo. Ang pa-plastic ninyo. Hindi kayo kumakain ng isda na walang kaliskis. Pagka bumili naman kayo niyan, pagdating sa bahay, kinakaliskisan niyo naman. Hindi kayo nakain ng isda na may kaliskis, pero pagdating sa... Kinakaliskisan. Kinakaliskisan niyo naman. Eh, sabi ko sa kanya, eh kasi ang sabi po ng Panginoon, ang kakainin po natin yung hayop, yung isda na may kaliskis. At palikpik. Oh. Oh, pero hindi sinabi ng Diyos na kakainin mo yung kaliskis. Oh. Oh, di ba magkaiba eh? Oh. Ang sabi ng Diyos, kakainin mo yung isda na may kaliskis. Oh. Hindi po yung kaliskis ng isda. Oh. Oh, like for example, yung saging. Oh, malinis naman, kinakain niya naman yan. Oh. Oh, pagba kinain mo yung saging, pati balat kinakain mo. Subukan mo ang kainin yun. O yung suman, di ba may balot siya? Binabalot yun eh. Para maprotektahan siya sa dumi. O sige nga, kainin mo yung suman. At tanggalin yung balot. Huwag mo tanggalin yung balot, kainin mo din. Kung isipin nyo, napakamaling argumento. Ang mga Adventist, hindi nila kinakain yung mga walang palikpit at kaliskis kasi ito yung pinagbawal ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, kapag ka may mga red tide. Oh, yan. Ang unang kinakapitan niyan yung mga talaba, mga tahong, yung mga walang kaliskis kasi yung isda na may kaliskis, lalo na yung makakapalang kaliskis. Sila yung yan. May protection sila sa mga sa mga virus, sensitive sa kaliskis nila. Oo, sa mga ganyan mga sakit sa dagat. Mm. Kaya hindi sila basta tinatabla ng anumang sakit. Saka lumalayo agad yan sila. Lumalayo, mabilis yan sila hindi kasi nila nature yan kumain ng mga basura. Mm. Pero yung mga walang kaliskis at palikpik, dumi at basura talaga sa dagat ang kinakain niyan. Kaya makikita natin na magkaiba. Magkaiba yung aral ng Bible. Bagamat ang unang pinakain, masustansya, prutas, gulay, noong nagkaroon ng bangunaw, nagkaroon ng kakulangan sa supply, isinuplay yung hayop. Pero mapapansin po ninyo na may distinction siya between malinis at saka marumi. Yung malinis, ito po yung kagaya ng baka, tupa at saka kambing. Tsaka sa isda, mayroong mga kaliskis at palikpik. Mm. Pero sa sa mga hayop na ipinagbabawal, kagaya po iyan ng baboy at saka mga isda doon sa dagat na walang palikpik at walang kaliskis. Pag sinunod natin yan, ang sabi ng Bible, tayo po ay mapapabuti, brother. Yeah, agawin ko muna yung panahon ng ating... pero na akong gustong naalala ko kasi mga kapatid nung ako ay manginginom pa nung araw. Yeah. Eh yung aking kumpare nagyayang magbenta kami ng isda para meron kaming pang-inom. Siyempre tuwan-tuwa naman ako. Siyempre. Magbebenta kami. Alam mo ninyo, pinuntahan namin sa sementeryo. Alam mo ano mga kinukuha namin doon? Yung mga hito. Yung mga dalag. Ang tataba. Matitinis. Sa namin kinukuha. Ay, doon sa pinagkakatasan ng sementeryo. Saan kayo galing yung vitamins na? Doon sa patay. Ay, hindi naman kami hindi naman kami namulutan noon. Alam naman namin kung saan galing eh. Pero yung aming mga pinagbilhan, tuwan-tuwa. Ang tataba raw eh. Hindi nila alam kung saan galing. Pag tumatawa, binibigay na namin. Kinuha lang naman namin yan doon sa ano. Walang puhunan. Sementeryo. Tapos yung mga talaba, yung mga tahong. Meron kaming kaibigan, nakatira naman doon sa, alam mo yung dagat, tapos yung bahay nila, nakatayo lang sa dagat. Pagpupupo sila, diretso na sa dagat. Kaya pag naliligo sila, may lumulutang. Ang tataba nung... Hinahawi lang nila. Ang tataba nung mga tahong na nandun. Ayun. Ay, naku, ang dami. Makakakuha pag gusto ninyo eh. Kukuha. Nakakaisang sako kami eh. Ang dami, pero bibenta rin namin. Para kuminta naman. Tuwan-tuwa rin eh. Kasi tuwan-tuwa rin ang pagbenta. Nang tataba nga naman eh. Tapos yung pagbenta, bibili na namin ng aming iinumin. Ibig ko sabihin dito, mga kapatid, ba't ko ito na ikukwento? Kasi itong mga ito, tagasalo ito ng dumi. Ayun. Ito yung mga tagalinis ng kalikasan. Kaya ano man ang gawin natin, yung talaga puntirya nila, yung dumi. Linisin ang kapaligiran. Terminong ang ginamit ng kapatid na rin, mga scavengers, mga basurero ng ating kalikasan. Ngayon, eto pa, bago ko ibigay sa iyo, kapatid na Aldrin. Sige po.
merong nakikipagdebate sa atin nung araw. Uh-huh. Sapagkat yung baboy, ngumunguya raw. Eh, nung hindi ako naniniwala ngumunguya, ay, talagang isinubo yung ano, yung kangkong. Ngumunguya naman. Talagang ngumunguya rin, mga kapatid. Ayun. Ngumunguya. O, kaya yung nagsasabing ang baboy, hindi ngumunguya. Kakamali kayo, ngumunguya talaga yan. Siya akong Adventista, nagpapatotoo. Kasi nag-alaga rin ako ng baboy. Pero majority, puro nga sabyan. Pero kapag ka mga gulay, mahaba, para madurog niya, nguyain niya yan. Pero ang kaibahan niyan sa Biblia, ganito sabi, ayan, doon sa Levitico 11, talatang 7, saling magandang balita, Biblia. Pansinin niyo, ganito ang sabi sa atin. Dinetalye ng Biblia kung papaano, kung ano yung hindi natin dapat kainin. Yan. Magandang balita, Biblia, Levitico 11, talata po 7. Ayan. Ang baboy, biyak nga ang kuko. Ngunit, hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kanin. Ano po pinagkaiba? Kahit ngumunguya nga sila. Pero yung kanilang pagnguya, hindi galing sa pagkain mula sa kanilang sikmura. Kasi yung mga ipinahintulot sa ating na ating kainin, meron yan pong apat na parte ng tiyan. Meron yang sa pagkakalista ko nga rito yung compartment niyan, merong tinatawag na rumen. Ito yung pinakamalaking stomach niya. Merong umasum, no? Ito naman yung umasum, ito yung tunay niyang yung last na pinaglalagyan. Kasi nguyain yan. Pag nilunok niya yon, yung huling-huli, mapupunta yon sa umasum. Final destination. Final destination. Oo. Tapos meron pa yung retellum at merong abumasum. Yan yung pagkain, pagkang nginuya, unang bahagi, lulunokin, pupunta sa kabila. Pag naubos na yon, yung sa kabila naman na pinaglagan, ibabalik ulit yon, nguyain ulit nila yon. Lulunokin ulit yon, ilalagay sa ikatlong compartment. Na pagkatapos, na mailagay yun, hanggang maubos yun. Pagkatapos maubos nung nasa una, ikalawa, ibabalik ulit yun nasa ikaapat na compartment, uubusin niya ulit, nguyain yun, ilalagay sa final destination. Ito yung sinasabi ng Biblia, yung baboy ngumunguya, kaya lang yung pagnguya niya, hindi galing sa sikmura. Kaya yung baka, yung kambing, makita po ninyo, nguya po ng nguya yan. Talaga dinadigest niya. Ito po yung pagkain ipinahintulot sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano? Kaya, yung atin pong sistema na sinusunod, sistema ng Biblia, sapagkat ang angkop na salin talaga dyan, ngumunguyang galing sa sikmura, kapatid na Aldrin. Ayun, kaya nga, akala nila makakaiwas na sila doon, kapatid na Fernand. Ano? Lalo na yung iba naman ay piniprito nila, akala nila makakaiwas sila na mawawala. No? Hindi po, lalo pong nabubuhay yung mga uod niyan, yung bulati niyan, lalo na sa bahaging pata ng baboy, andun po yung poison at pinakanana na pinamumugaran ng mga bulati o uod na ito. No? Kaya sabi naman ni Propeta Isaias dito, sa aklat po ni Isaias sa Kabanatang 66, ang talata'y 17, ganito ang ating mababasa. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Yan. At dito naman, kapatid na Fernand, bilang payo pa rin sa ating mga kapatid na sumisimple, kahit sabaw, ay hindi kayo makakaiwas po dyan. Kasi yung iba ay sabaw lamang po, lalo na yung kumakain sa mga kantin. Hindi naman kami kumakain ng karne, sabaw na lang. Ayun, hindi makatiis. Ano, mga kapatid, hindi man namin kayo nakikita, pero naniniwala ako na maraming mga bahagi ng kapatid dito ay sumusunod sa aral ng Diyos. Tama po. Pero babasahin natin dyan pa rin sa Isaias, dito po sa aklat ng Isaias, sa chapter 65, verse 4, ganito po ang ating mababasa. Na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy. Aba, nasa sikreto ito, no? At ang sabaw ng mga kasuklang-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan. Abay, nagbaon pa. Nagtabi pa ito. Tama. Aba, sasabihin, ano, wag pong ganon, mga kapatid. Dahil meron pong nakakakita sa inyo. Sabi nga ni Apostol Mateo,
walang lihim na hindi mahahayag. Amen. Ano man po yan, dahil hindi lang doon sa pagdalo natin at pagbibigay natin ng mga handog, magiging banal tayo, kundi doon din po sa katapatan natin sa pagsunod sa mga pagkaing ibinabawal sa atin ng Panginoon Diyos, mm-hmm. eh doon po tayo yung talagang kasakdalan na hinihiling sa atin ng Panginoon. Kapatid na Ray? Kaya po, hindi isang maliit na bagay. Mm-hmm. Hindi isang maliit na bagay ang nagagawa ng isang tao na sinasadya yung pagkain ng marumit karumalduman. Mm-hmm. Siguro kung dahil wala pa siyang nakilalang aral, ayun, nakakakain siya, mm-hmm. siguro mauunawaan ng Panginoon yun. Pero dahil nga tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, ipinapakilala ang katotohanan, sa sandali na malaman mo ang katotohanan, ay nandoon na rin yung responsibilidad. Kasi gagaya ng binanggit ni Brother Aldrin, marami ang mapapatay ng Panginoon, sila daw na kumakain ng baboy at ng daga at ng mga kasuklam-suklam, sila anya ay darating sa isang wakas. Baka naitatanong natin, parang napakasama naman ng Diyos, pagkain lang yan eh. Sipin mo, darating kagad sa isang wakas dahil lang kumain ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. Pansinin niyo po, mga minamahal, saan po ba nahulog ang unang mag-asawa? Sa pagkain din. Hindi ba sa pagkain din? Pwede rin nila ikatwiran, Panginoon naman, pagkain lang eh. Malit na bagay lang naman yan. Pero tingnan mo, tinuluyan talaga sila ng Diyos. Ibinigay yung parusang para sa kanila. Bagamat may habag ang Panginoon na ibinigay sa kanila. Kasi ang Diyos hindi konsentidor. Hindi konsentidor. Kaya ginagawa yan para matuto tayo. Ayaw kasi ng Diyos na tayo ay mapahamak. Yamang tayo ay pinili na Diyos, sabi nga ay kung kinikilala mo na ikaw ay nasa loob ng bayan na Diyos, sundin mo yung payo ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bagay na karumaldumal. At hindi isang maliit na bagay kung sinisira mo ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na yan. Halimbawa, mababasa natin sa 1 Korinto 3, talatang 16 hanggang 17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ayun. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya hindi maliit na bagay eh. Hindi maliit na bagay kung sisirain natin ang ating katawan, sapagkat tayo po ay katiwala. Hindi talaga sa atin, hindi tayo ang may-ari sa sarili nating katawan. Katunayan, nung pinagbubuntis ka ng magulang mo, hindi niya nga alam kung lalaki o babae ka. Ayun. Diba? Kung hindi ka pagagamitan ng mga ultrasound. Hindi niya kayang hulaan, hindi siya yung pumili kung gusto niya na maging lalaki ka o babae ka. Ibig sabihin, tayo po ay pagmamay-ari ng Panginoon Diyos. Ang ating katawan, ito po ay ipinagkakatiwala lamang sa atin. At ang sabi sa Bible, ang ating katawan, ito po ay tahanan ng Espiritu. Kapag kasinira ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba rin ng Diyos. At ang templong iyon ay tayo. Kaya hindi maliit na bagay. Kung nauunawaan natin, iwasan na po natin yung pagkain ng marumi at karumaldumal. Alam niyo po, kapag isinuko mo ang lahat kay Kristo, walang bagay na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen. Kahit pa yung pagkain ng baboy. Ang totoo, nung ako ay nasa ibang sekta pa, Brother Camacho, Brother Aldrin. Opo. Malakas ako kumain ng baboy. Aba. Alam mo yung Bicol Express? Yan, yung paborito ko. Yung Bicol Express na naggagata-gata pa. Ako. Mamantika. Naglalaway. Ang sarap talaga. Pero alam niyo po, mga minamahal, nung isinuko namin yung sarili namin kay Kristo, aba, nagawa naming iwasan na yung pagkain na ganyan. Sabi nga ni Kristo, anong papakinabangan ng tao? Kumakamtan niya yung buong sanlibutan. Pero mapahamak naman ang kanyang buhay. Ano yung pwede niyang ibayad kapalit ng kanyang buhay na nawala? Kaya kung mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang Panginoon Diyos, iwasan mo na yung pagkain ng karumalduman. Hindi maliit na bagay po yan, sapagkat kung mas masusunod ang iyong sikmura kaysa sa kautusan ng Panginoon, natutupad sa atin yung sinabi ng Bible, ang tiyan ang iyong Diyos. Tama. Ayan. Merong nagpapalusot pa dyan, kapatid. Sige na po, kapatid na Ferna. Hindi naman adya, baboy kinakain namin. Kinakatay muna namin. Ayun. Pag baboy kinain namin, kagating ka. Kaya kami kinakatay muna namin ang baboy. Karne ang kinakain namin. Tawag dyan pagpapalusot. At tingnan nga natin sa Biblia, papasabay yung kanilang lohika. Tingnan ninyo, balikan natin yung talatang binanggit sa atin ng kapatid na Aldrin.
Isaiah 66, verse 17, saling magandang balita, Biblia. Ayan. Tignan ho ninyo, ganito ang atin pong mababasa. Maganda ito, Isaiah 66, verse 17. Yan, saling magandang balita, Biblia. Eh, mga palusot nila yan eh. Mm-hmm. O, hindi naman baboy kinakain namin. Ikaw talaga, Brother Pernan, mm-hmm. Brother Aldrin, no? Apo. Eh, ano naman eh, karne. Ito sabi sa atin. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa mga tuntunin ng pagsambang pagano. Nagpuposisyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy. Daga at iba pang hayop na karumal-duman. Talagang kahit siyang kayo pumaling eh. Karni talaga ang binabanggit dyan na bawal sa atin. Kapag kayo kumain na sabi, sarap pa ng ihaw-ihaw mo ngayon. Pag dumating ng Panginoon, ikaw naman iihawin. Di ba? Kaya mga kapatid, panahon na para tayo'y magbago. Kasi ang ating katawan, palibasa Diyos ang gumawa, alam niya kung ano ang angkop na dapat ipasok sa ating katawan. Di ba? Parang ano? Parang sasakyan. Di ho ba? Ang nakakaalam ng kung paano iingatan ng tama yung binili ninyong sasakyan, nakalagay yan sa manual. Ayun. Sa manual ng binili ninyong sasakyan, nakalagay dyan kung ano yung modelo. Tapos sino gumawa. Tapos niya nakalagay dyan ano yung mga dapat na likido na ipapasok dun sa sasakyan. Kung yan ay unleaded, huwag mong pasakan ng krudo. Pag unleaded, unleaded. Huwag mong pasukan yan ng ano, ng tubig. O kaya lagyan mo yan ng juice. Ha? Kerosene. O kaya kerosene. Ha? Huwag. Kung ano nakalagay, unleaded, unleaded lang. Pupugak-pugak kaya sasakyan ninyo, baka wala pang tatlong hakbang, tumirik na yan. Tapos yung langis, huwag niyong palitan. Kung ano yung hinihinging langis, yun ang ilagay. Huwag niyong lagyan ng hangin o kaya tubig. Masisira sa sakyan. Tama. Ginagawa yan, sinasabi yan ng manual para maingatan yung sasakyan. Ganun din naman sa tao, kapatid na Alvin. Tama po yan. Ang Diyos nagbigay ng manual. Alin yun? Yung Biblia. Sasabihin ng Biblia, sino gumawa sa tao, ano dapat ipapasok sa tao. Ay, sinasabi ng Biblia, dapat ang ipapasok lang dyan, mga angkop na pagkain. Kasi kapag pinasukan niya ng hindi angkop na pagkain, masisira ang ating katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga sa atin na tayo po ay sumunod sa pamantayan ng Biblia. Kapatid Aldrin. Ayan. Tayong question. Apo, dadako na po tayo sa ating tanong dahil may ikling oras na lang ang natitira sa atin. At ito pong tanong ni Early 7 Strickland, no? Ang tanong niya po, hello po, tanong lang po, yung kuliglig at balang, kinakain po ba yon? Salamat po. Ayan ang kanyang katanungan. Kasi nung ako hindi pa Adventist, nakakain din ako na, hindi kuliglig ha, sa aming gamugamo. Gamugamo. Sinasangag yun eh. Ayan, ganyan sa amin. Ngayon, kapatid na Pernan, kinakain po ba yung kuliglig, balang? Salamat po. Yan yung tanong ni Early 7 Strickland. Saan kaya yan? Levitico 11, yan. Talatay 22. Mm-hmm. Tignan nyo ninyo, pagkakasabi sa atin ng Biblia, Levitico 11, talatang 22. Pwede nga ba silang kainin o hindi sila pwedeng kainin? Specific doon sa nabanggit na mga bagay na yon. Mm-hmm. 11:22. Okay? 11:22 ito. Ng Levitico. Mula sa kanila ay makakakain ninyo ang mga ito. Ang balang ayon sa kanyang uri. Ang Biblia, kapatid. Ang Biblia. Doon sa ano. Hindi, doon sa ano. Tulad sa ng lahat ng balang na mahaba ang ulo. Dati sa 22. Yan. Sa kanila'y makakakain ninyo, ang dating Biblia, pwede yan. Sa kanila'y makakakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kanyang pagkabalang, at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton. At ang kuliglig lupa. Kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig. At ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Yun. Ano daw po sabi?
makakain ninyo ang mga balang. Ito. Ayun. Yung pwedeng kainin. Yung gamo-gamo. Oh. Alin daw yun? Yung pwedeng kainin. Na-confuse siya yung gamo-gamo. Baka meron din yung gamo-gamo. Oh, meron. Oh, tutuloy natin mamaya yung pagbasa ng 23. Ha? So sabi nito, sila'y makakain ninyo. Ano-ano yun? Balang. Alam ba ninyo yung balang? Yung malalaking tipaklong, kung tawagin. Parang peste rin yun sa balang. Oh. Sabi ng iba, peste raw po yan sa palayan. Oh, kaya ginagawa nila, pag may balang, kung hindi nila kukulambuan, sasalukin yung balang ng kulambu. Kaya para gagawing pagkain. Paboritong pagkain ni John the Baptist yan. Ayun. Diba? Yung balang. Kaya lang yung iba naman, na medyo maselan, sabi, eh, kadiri. Di ba? Tama. Yung pinapakain ng Diyos, ayaw nila kainin. Ayaw. Ang gusto nila kainin, yung hindi pinapakain, yung sarap ng baboy. Mm. Kaya nga. Oh, eh, baliktad ang tao, no? O, tuloy. Ano pa, sabi? Balang, lukton, ay hindi ko alam itong lukton, kung anong klase itong... Kaya nga po. Kasi siyempre, may mga bagay rito, marahil wala dito sa Pilipinas, di natin nakagisna, no? Kaya, di ba? Ang kuliglig lupa, ay yun yung tanong. Kuliglig lupa. Oh, pwede rin pong kainin. Tipaklong, pwede rin po. Pwede rin kainin ayon sa kanyang pagka tipaklong. Oh, alam mo, masarap yung tipaklong tsaka yung balang. Ayun, no. May pagkalasang gatas. Ayun, oh. No. Oh, masarap, ma-crunchy. Oh, masarap 'yan. Ah, ngayon, crunchy. Ano yung tanong mo? No? Gamo-gamo. Gamo-gamo. Tuloy natin sa 23. Yan. Datapwat lahat ng may pakpak na umuusad na mayroong apat na paa ay kusuklam-suklam nga sa inyo. Sa inyo. Ay, bawal, sayang. Yung gamo-gamo, apat bang paa nun? Hindi, wala. Marami. Maraming paa yan. Tignan nga natin. Akit mo kapatid na director Don. Sa ating ano, 21. Ah, 20, talatang 20? Tingnan nga natin yan. Abestros na yan eh. Lawi. Lahat na may pakpak, na umuusad. Ayun. Ipang lukso sa lupa. Ay, hindi nga kasama. Hindi siya kasama. No? Wala, hindi mapigang. Wala. Oh, hindi siya kasama. Hindi siya kasama. 22. Ito lang yung makakain. Ito ang yung makakain. Eh, hindi na kasama yun sa iyo. Sayang. Tama na kapag hindi na kasama. Sayang. Pero nakatikim na rin ako. No? Masarap din yun. Masarap din yun. Oo. Eh, pag kumatas-katas siya, para la, ano rin gatas yan, din yan eh. Oh. Gatas din eh. Kaya lang, kahit masarap, ay basta natin. Bawal. Pagkabawal, eh yun na talagang sabi, kung alin ang bawal, ano? Kung alin ang bawal, yung pang masarap. Oo, oh, yun pang masarap. Oh. Eh, kaya lang, ano, tandaan natin, hindi magbibigay ng batas ang ating Panginoon na ikasisira ng ating katawan. Tama. Ano ho? Kaya tayo binibigyan ng batas upang mapangalaga ang mabuti ang ating pong kalusugan. Oh? Ayan, kaya napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng pagpapala sa pamamagitan ng kautusang kapatid na rin kapatid natin. At siguro, Brother Don, no, sagutin na rin natin yung kasi may kinain. Yung mga kumakain kapatid, meron kasing mga kumakain ng buhaya. Basahin naman natin yung buhaya? Yung karumal-dumal naman. Hindi pwede. Oo, basta may pwede yung tanong niya. Dagdagan na rin natin yung hindi pwede, Brother Don. Dito sa Levitico 11:28-29. 11:29 hanggang 30. Yan. Sabi diyan, at ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit at ang daga at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak, at ang tuko at ang buwaya at ang butiki at ang mga bubuli at ang punyango. Ayun. Ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sino mang mga kahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Pati pala yung buwaya tsaka daga. Alam mo, masarap din ang buwaya. Medyo magaspang nga lang pag minunguya. Tama po. Mm-hmm. Kasi nakatikim na rin ako niyan. Mm-hmm. Yun naman bayawak, may pagka-similarity siya sa lasa ng ano ng manok. Kaya lang ang masarap niya sa kanya kasi pag napupunit mo na yung kanyang muscles. Oo, yun naman. Yun yung kanya, yun ang nagbibigay naman ng linamnam. Oo. Kaya lang bawal ng Biblia kainin. Pinupulutan niyo rin ba dati ang nag-inom kayo? Ay, oo, talaga naman eh. Kasi yung ilog sa amin dati nung ano pa yan, virgin pa nung araw kung tawagin.
Oh, ang dami riyan. Ba't masikip pa yung ilog na yan? Oo, kasi ano yan eh, wala pang mga tao. Oo, nga. Oo, wala pa. Eh ngayon, polluted na. Oo. Eh, meron pa rin dyan. Kaya lang, hindi na maganda. O, hindi na healthy. Apo. Upo na. Upo na. Nabigla eh, upo. Oh. Mga kapatid, mga kaibigan, ano? So, oh, ang lahat ng ito, hindi natin angkop na pagkain. Huwag na nating subukan. Kahit na ito'y masarap, o gaano man ito kasarap, eh, huwag tayong tutulad doon sa iba, na, ay, meron pa tayo sa iba na mga ngain ng mga ito. Huwag tayong gumaya roon. At dako na tayo doon, no? Pag wala nga sa kautusan, eh talagang nasa dilim po yan. Pakinggan po natin sa 8:20 ng Isaias, ganito po ang ating mababasa. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Eh di nasa diliman po yan. Saka yung mga nagsisindi, kahit yung mga nagsisindi ng kandila, eh napakaliwanag, eh nagsisindi kayo. Abi nakakatakot po yan. Kaya yung mga batas sa kalsada, no? Eh dyan pala nga, eh malaki ng pagpapala yan. Lalo na kung ito'y ating susundin pa, kapatid na Ray, kapatid na Fernan, ito'y magiging pagpapala sa sino mang tatalima sa kautusan at palatuntunan ng ating Panginoong Diyos. Eh ngayon, eh bakit po namin sinusunod ang pagbabawal ng Panginoon hanggang tinaglay din ng mga apostol ang pagkain ay hindi namin kinakain itong baboy kahit anong gawing pangangatwiran. Dati nung ako'y masiglang kaanib sa samahan ni Brad Ellie sa dating daan, eh ito naman daw ay naalagaan na kapatid na Ray, kapatid na Fernand. Ito naman daw ay alaganan ng tao. Yung isa nga, nung isa pang lockdown na alala ko, meron pa naka-aircon. Alam po ninyo, pagka rumal-dumal, kahit anong dasal gawin ng tao, eh hindi nyo na po mapapalinis yan kahit anong gawin yung pakulo. Yung trichinal larva po dyan, hindi po mawawala yan. Dyan nga kayo madadali ng kaaway, kapatid na Fernan. Apo. Kaya nga, akala nila, kumu ang kinakain na ng mga baboy ngayon, eh yung mga pigs na, ayun, eh malinis na. No, may sinasabi ang Biblia, kapatid na Aldrin, na wala tayong makukuhang malinis sa bagay na marumi. Ayun. Ano? At tanda po ninyo, hindi nagiging karumal-dumal ang baboy dahil sa kanyang kinakain. Kundi, likas na ito na sa kanya, likas na sa kanya ang pagiging marumi. Pagiging marumi o pagiging karumal-dumal. Yan ang pagkakalalang. Kesa bunin mo yan, paliguin mo yan araw-araw, ano, pakainin mo yan ng pagkain ngayon, hindi po niyan maaalis ang pagiging karumal-dumal. Sapagkat yan po, ay inilika na sila bilang mga karumal-dumal talaga. Kaya sabi ng ating Panginoon, nais kong ulitin muna yung talatang ito, kapatid na Ray, doon sa unang Korinto, sa Kapitulo 10, talatay 31. Ano? Maganda yung bagay na ito. Pakiplas natin sa screen. Makikita ba natin yan? Unang Korinto, 10:31. Ayan. Ganito po ang ating 10:31. Mababasa. Ayan. Ang wika po rito, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa makatwid, kung tayo man anya kumakain, umiinom, o anuman ang ginagawa, dapat sa ikalulugod ito ng Diyos. Dapat sa kanyang ikararangal, sa kanyang ikapupuri, ikaluluwalhati. Kaya hindi po lahat ng pwedeng ipasok sa bibig, pasok tayo ng pasok. Dapat nagtatanong tayo, ito bang aking kakainin ito? Makakapagbigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Oh, mapaparangalan ko ba ang Diyos? Mapapasaya ko ba ang Diyos sa aking kakainin ito? Kaya dapat lagi po tayong nagsusuri, tinatanong natin. Oh, ngayon, oh, bakit kailangan nating suriin yung ating ipapasok? Kasi sabi nga ng talata, anuman ang inyong ginagawa, kumakain, umiinom, dapat sa ikaluluwalhati. Pansinin po ninyo sa susunod pang talata na ating babasahin. Sa Kapitulo 6 ng Unang Korinto, talatang 19, ganito naman natin mababasa.
chapter 6, verse 19 to 20. Ang wika po'y ganito, O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano po ang sabi? Nang tayo po ay binigyan ng pribilehiyo, ng karapatan na maging anak ng Diyos, ang atin pong katawang ito, ginawa na rin templo ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ng Biblia, kahit kayo'y kumakain, umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po, sinusuri natin, inaalam natin, ano ba yung pwede natin kainin, ano ba ang hindi pwedeng kainin. Paano natin malalaman po yan? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ng sabi ng kapatid na Ray, doon sa talatang 17-17, ang salita mo'y katotohanan, kapatid na Andre. Ayun, kaya nga doon, kapatid na Pernan, ano, sabi nga sa aklat ni Hob na binanggit nyo kanina, yamang ang ating programa ay ayon sa kasulatan, sabi nga po ni Hob sa 14:4, sinong makakakuha ng malinis na bagay sa marumi? Yeah. Eh kung dito pa lang ay marumi, eh di lalo na doon sa karumal-dumal. Tama. Kaya kahit anong gawing pag-aalaga, yung isang kilalang tao pa nga ay nabalita, pina-airco ng pataw itong mga biig, itong baboy. Oh, inihanda niya sa piyestahan, no? Talagang inaalagaan ng pagkatindi ng pagkakaalaga, no? Tsaka ang isang nakakatakot dito, mga kapatid, ano? Hindi maganda ito talaga sa ating kalusugan. At hindi lang naman itong uri ng hayop na ito na sinasampalatayanan ng mga kapatid nating Adventist na kung bakit iniiwasan natin at hindi talaga natin kinakain. Maraming bagay pa yan, kapatid na Ray. Oo, tama-tama. Isang magandang halimbawa niyan, Brother Aldrin. Sige po. Yung nakita ko sa kanal, kasi yung malita ko, mahilig ako magdadampot ng kuha sa kanal. Ah, ganun po. Lalo pag may nakita ko kumikinang-kinang, mahilig ako niyan eh. Uh-huh. Nakita ko isang beses sa kanal, limang klase ng lollipop. Hindi ko alam kung bakit meron doon. Siguro may nakahulog noon. Oh, nalaglag. Limang klase, iba-iba flavor. Oh, doon sa kanal. Oo. Pagtingin ko sa kanya, kahit anong bukas ko doon, kasi nalublob na rin sa tubig sa kanal, ang sarap ng flavor niya, pero kahit alin man doon sa lima na yon, lahat sila madudumi. Ayun. Bakit? Kasi doon mo siya nakuha sa lugar na marumi. Kaya nga sabi sa talata na nabinasa ni Brother Aldrin, hindi ka pwede makakuha ng anumang bagay na malinis doon sa lugar na marumi. Bakit po? Kasi kahit anong klase po yan, eh kung marumi nga po yan, hindi natin pwedeng sabihin na yan ay nililinis ng ating Panginoon. Kaya nga po. At yan po ay kaya hindi ipinapakain. Ang utos naman talaga niyan ay galing sa Panginoon Diyos din. Amen. Hindi po ito isang bagay na inimbento ng mga Adventist. Kundi ito po ay pinag-aralan ng mga Seventh-day Adventist at nakita ng mga Adventist na ito ay aral ng Biblia. Meron nga pong mga grupo ng mga scientists, pinag-aralan po nila yung higit 100 klase ng baboy. Merong baboy na pinapakain ng kanin baboy. Meron naman yung pigs lang. Meron naman yung alaga sa bundok. Iba't ibang klase ng pag-aalaga ng baboy. Sa mahigit 100 na pag-aaral ng mga scientist, aba wala silang makita malinis kahit isa. Walang makita. Kasi nga, kagaya ng ating tatalakay, hindi po naging marumi ang baboy dahil sa kanyang kinakain. Siyempre, dudumi rin siya dahil sa kinakain. Pero ang pinaka-point, kaya siya itinuturing na marumi kasi ganun siya kinreate. Yun talaga ang pagkakalalang. Yan po ay mga garbage collector. Tagalinis po yan ng dumi, ng sakit, ng virus para hindi mapunta sa tao. Tama po. Kaya kinreate yan ng Diyos para sila yung kumain ng dumi at hindi yan mapunta sa tao. Kaya ang Diyos, ipinagbabawal niya talaga yung pagkain po niyan. Like for example, dito po sa Deuteronomio 14, ang talata ay 2-4. Deuteronomio 14, paki-flash nga sa para sa ating gwapong technical. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, tres. Huwag kang kakain ng anumang bagay o ng anumang karumaldumal
na bagay. Pansinin po ninyo, bakit pinagbabawalan ng Diyos na kainin yung anumang marumi o karumaldumal na bagay? Ang sabi kasi sa talata, sapagkat, ito po yung dahilan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari. Kapag ikaw pala ay inaangkin ng Diyos na kanya, sarili kanyang pag-aari, ang sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng anumang bagay na karumaldumal. Kaya po yung pagiging sa Diyos, may kaakibat yan, Brother Camacho, Brother Aldrin, na responsibilidad. Tama po. Oh, mapapalino na naman. May kaakibat na responsibility. Sapagkat ang Diyos ay banal, ayaw niya na yung kanyang bayan ay kakain ng marumi at karumaldumal. Binanggit nga kanina ni Brother Aldrin, yung po kasing baboy, ayon sa pag-aaral, meron po siyang tinatawag na trichinalarva. Trichinosis naman dito. Trichinosis. Isa din yung kahulugan. Ang sabi dito, a disease that people can get from it like fork and horse. Nakukuha daw po trichinosis na to sa pagkain ng baboy at ng kabayo. Ito nga po ay kung tawagin ng mga scientists ay pork worm. Ito po ay isang uri ng worm na special para sa baboy. Nasa baboy po ito. Na kung saan kahit po ito pakuluan ng napakainit na temperatura kahit ilang oras, hindi po siya namamatay. Kaya makukuha ito ng tao kapag kumakain ka ng baboy kasi nandoon yan mismo sa balat. Kaya ipinagbabawal ito ng Diyos. Isipin mo, bawal bago pa matuklasan ng mga scientists na ito ay talagang marumi at hindi dapat kainin. Dati nang itinuturo ng Bible na ito ay talagang marumi. Hindi po kinakain o naging hindi kinakain ng mga Adventists ang baboy. Hindi dahil natuklasan ng science, matuklasan o hindi. Sinusunod ito ng mga Adventists sapagkat ito po kasi ay itinuturo ng banal na kasulatan. Tama. Kagaya ng ating mababasa, ang sabi nga po, dahil ikaw ay pinili bayang sariling pag-aari ng Diyos, ay huwag kang kakain ng anumang bagay na marumi. Tama. Sapagkat ang Diyos ay banal. Ang sabi nga po dito sa 1 Pedro, sa 1 ang talata po ay 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ano po yung sabi ng talata? Sabi ng talata, maging banal daw kayo sapagkat yung Diyos daw na tumawag sa atin ay isang banal na Diyos. Ano pong punto? Bakit po natin sinasabi ito? Anong kinalaman ng pagpapakabanal doon po sa pag-iwas sa pagkain ng marumi? Alam niyo po ba na ito po ay quoted po ni Apostol Pedro sa Old Testament? Kaya nga ang bunga niya, sabi, sapagkat nasusulat. Ibig sabihin, hindi sa sarili niyang bibig ito. Ito ay kinu-quote niya mula sa Old Testament. Yan po ay mababasa dito po sa Levitico, sa 11 ang talata po ay 44. Babasahin ko rin po yung talatang 46. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. 46. Ito ang batas tungkol sa hayop, sa ibon, at sa lahat ng may buhay na gumagalaw na nasa tubig. Ibig sabihin, yung palang pagpapakabanal, hindi lang pala ito sa ugali lang. Tumutukoy din pala ito sa kinakain. Kaya kapag marumi ang kinakain mo, sa harapan ng Diyos, hindi ka pa rin banal. Tama po. Sapagkat ang sabi ng Bible, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ito pala ay related usapin, may kinalaman sa pagkain. Ikinote pala ito ni Apostol Pedro, related po siya sa pagkain. Nung sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kayong magpakahawa sa mga hayop na gumagalaw sa lupa. Yan po yung tinutukoy niya, yung mga hayop na marumi at karumaldumal. Ibig sabihin, kung nais mo o ginugol mo sa iyong buhay na maging banal sa harapan ng Panginoon, iwasan mo na yung pagkain ng karumaldumal. Sapagkat kahit anong
pagpapakabanal ang gawin natin, subalit kumakain naman tayo ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon, itinuturing niya marumi at karumal-dumal, tayo rin po ay nagiging marumi sa harapan ng Panginoon. Opo, madagdag ko po riyan bago natin ibalik sa ating pong anchor man. Ano ho? Malimit nilang sinasabi, eh, kapatid na Ray, Brother Fernand, kapatid na Adrin. Eh, yan namang Levitico eh, ang kausap dyan, yung mga Hintil, ay mga Hudyo eh, hindi naman na mga Hintil. Oo, nga na. Ano ho? Sa kanila yan utos, hindi yan utos para sa atin. No, unang-una, mga kapatid, mga kababayan, di natin tinatanggap na tayo'y mga Hintil. Ano ho? Kundi tayo'y mga Kristiyano. Dating Hintil. Dating Hintil. Na naging Kristiyano. Yun ang kalagayan po natin ngayon. Eh ngayon, kumo ba sila ang kausap? Kumo ba mga Hudyo ang kausap? At hindi tayo, di na ba tayo susunod sa batas na yon na ibinigay sa kanila sa Levitico 11? Ay ganito po ang sabi ng Biblia. Buwat sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 38. Tingnan niyo ho ang sinasabi sa atin ng Biblia. 7:38 ng Aklat ng Mga Gawa. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ay napakaliwanag ho mga kapatid. Bagamat sila kausap, bagamat sa kanila ibinigay, unang ibinigay, ito po ay ibinigay sa kanila para rin ibigay sa atin. May continuation. Para i-extend sa atin. Kaya, mali yung kausipan, ay sa kanila lamang iniutos yun eh. Wala naman tayong mababasa na sa kanila lamang iniutos. Sa kanila unang ibinigay. Bago lumabas ang New Testament, ibinigay sa kanila yung batas. Yung kapahintulutan at kabawalan ng lista ng kung ano ang pwede at di pwedeng kainin sa Levitico 11, Deuteronomy 14. Ang layunin, upang i-extend, upang ibigay din naman sa atin. Kaya tayo ngayon na sumasampalataya sa atin pong Panginoon Jesucristo, naniniwala tayo na ang Diyos hindi lamang Diyos ng mga Hudyo, kundi Diyos din siya ng lahat ng tao. Kung ano utos sa Israel, kung ano utos sa Levitico 11, dapat sundin din natin sa panahon ito, kapatid na Aldrin. Ayun, tama po yun, no? Kaya nga dito makikita natin na lahat ito ay utos ng ating Panginoong Diyos sapagkat wala nga siyang tinatanging tao, no? Sino mang sumusunod sa Kanya at nagbibigay kalugod-lugod sa Panginoon, eh yun po siya, gaya po ng ating mababasa dito po sa Aklat ng Gawa, 10:34-35. Sa Gawa 10:34-35, ganito po ang ating mababasa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Isa nga sa pagpapakabanal na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa nalabing iglesia o Adventist Church, eh itong pagtupad natin mga kasama ng pagkain na hindi dapat kainin itong karumal-dumal. Eh bakit po? Kagaya nga, naalala ko yan, kapatid na Fernand, kapatid na Ray, ang pangangatwiran nila ay sa Israel lang. At tumalata pa itong mga mangangaral na tigaapalit, palit-palit ng aral. Ang talata nila, naalala ko dito po sa Aklat ng Roma 9:4, ganito ang kanilang tinatalata, kapatid na Fernand. Para patunugin na baboy, pwede na. Mm-hmm. Eh kaya nga maraming ano, no? Ewan ko kasi maraming miyembro nila na mamile stroke eh. Ewan naman. Pero hindi natin dinadalangin po yan. Masama po yan. Kundi sila po ay ating matawag sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa 9:4, itong tinatalata nila para bigyang katwiran na ang kanilang miyembro palantakin ng tahong, talaba, tulya, at ng iba't iba pa, pati palaka at elepante pinapakain sa miyembro ng samahang ito. Eh ganyan po bang uri ng pananampalataya? Isasaalang-alang nyo ang inyong kaligtasan? Pakinggan po natin, makikita natin ang katotohanan na sila rin, ginamit nila ito, ay babalik rin sa kanila. 9:4 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan
at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Hmm. Eh, itanong mo, eh, bakit kayo naglilingkod? Tama. Eh, yung isa nga, lahat ng araw, sinakim na eh, naglilingkod sila eh. Itong mga iglesyang sa diliman, merong Martes, may Merkules, may Webes, Sabado, Linggo pa, para walang kawala. May madaling araw pa, may gabi. Ayan, may madaling araw pa, may isa pa, madaling araw, no? Natindi. Yung isa naman, yung miyembro, inuutusan sa pangapalengke para manglikom ng pananalapi. Pero yung bawal na ibinababawal ng Diyos na kainin sa mga taong magbabalik loob at magbabanal sa Diyos, eh hindi nila kayang ituro. Samantalang dapat ituro ito eh. Uh-huh. Pakinggan natin, Brother Don, lagay natin sa screen sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 44, talatang 23. Yeah. Ang sabi po ay ganito, 44:23 ni Ezekiel, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Merong isang bayan ng Diyos na magpapatuloy na ituturo ang mga karumal-dumal, na iiwasan ang lahat ng mga tunay na magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Pernan. Yun, napakaganda, mga kapatid, mga kababayan. Ano? Mm-hmm. Kaya kung meron tayong dapat panaligan ng ating pananampalataya, yun tayo sa tinuturo ng Biblia. Amen. Ay katulad nung binanggit ng kapatid na Aldin, yung Roman 9:4. Ginagawa, kinukuha nila ito para patunugin tama sila. Eh kung susundin natin yung kanilang luhika gamit yung talatang ito, ay tama nga naman, kapatid na Aldin. Bakit? Bakit mayroon silang paglilingkod? Ay di ba sa Israelita lang din ibinigay yan? Kaya nga. Eh ano pa sabi rito? May pagkukup-kup. Eh bakit tinatanggap ninyo na kayo'y kinup-kup ng Diyos? Kaya nga po eh. Di ba dapat Israelita lang din yan? Tama po. Lalabas dito, nagkakaroon dito ng cherry picking kapatid na... Pinipili lang. Pinipili lang. Ano uli yan? Cherry picking. Kumbaga... Kumbaga sa prutas, ito lang ang gusto ko. Ayaw ko yan, ito lang ang gusto ko. Eh, hindi ganun ang Biblia, mga kapatid. Tama po. Dapat, kung tinatanggap ninyo na kayo'y kinukup-kup, bagamat sa Israelita ibinigay, abay, tanggapin rin ninyo yung iba pang mga batas. Nga. Pati yung tipa, pati yung tungkol sa usaping pinag-uusapan natin ngayon. Diba? Ay, hindi lang yan, pati yung paglilingkod sa Diyos. Aba, sa Israel din ibinigay eh. Bakit naglilingkod? Bakit naglilingkod sila? Puro Diyos naman kasi sila. Diba? So, inconsistent mga kapatid. Ang tawag diyan, kumbaga sa pag-aaral ng biblical hermeneutics, collapsing context. Isang uri yan ng fallacy. Bakit sinabing collapsing context? Kasi hindi tugma yung kanilang sinasabi doon sa binabasa. Pag inilapat din sa kanila. Pag inilapat natin sa kanila, hindi uubra eh. Naalala ko merong isang grupo ng, ano ba ito? Hindi ko nasasabihin kung anong grupo sila ng... Samahan. Ng Bisaya, Ilocano. Pangas, Ilocano, Tagalog. Hindi ko nasasabihin kung ano man sila. Opo. Ano? Yan. Merong isang grupo dyan na nagbitin ng, mahilig kumain ng aso. Aso? Aso eh. Kung anong grupo yan. Mahilig kumain ng aso. Ay ngayon, pagkatapos balatan, pagkatapos sa espetehin ba tawag doon? Tapos supletehin. Yung parang inapo yan, tapos kinakasikasan ng balatan. Para matanggal yung ano. Ay ibinitin ngayon. Ayun. Tapos ibinitin, nilagyan naman ng kulabbo. Ang layunin noon, ba't nilagyan ng kulambo na nakabitin para hindi langawin? Ayun. Kasi maselan eh. Ayaw ng marumi. Kailangan eh. Malinis. Kaya kinulambuan. Ngayon. Lamukin eh. Kasi, siyempre, uuuri niya eh. Di ba? Madudumi kapag nilangaw. Kaya nga. Hindi nilagyan ng kulambo. Ay, hindi nga naman nilalangaw. Pero meron silang takdang panahon kung kailan nila yun kakatayin. Ayun. Pero patay na yun. Patay na yun. Sinuplete na yun eh. Napatay na yun. Ngayon, ginagawa yung kapag malapit na pista. Ayun. O hindi naman birthday. Basta mayroong okasyon. May bilang ng araw po yan. Ayun. Makikita ho ninyo yung aso, lumulobo na yung tiyan eh. Namamagana yung katawan. Alsado na. Ngayon, eto na. Dumating na yung takdang panahon. Ay, nakikita ko eh. Ito, karanasan yan. Bibili ngayon, alam nyo yung istro, yung pang ano?
pangsago, sago ba tawag doon? Yung matigas. Ah, yeah. Yung pag sinuksok mong ganun matigas eh. Talaga yun. Yung ano? Oh, isusuksok ngayon doon sa tiyan ng lumulobo. Sisip-sipin ngayon yun. Boom. Oh, talaga namang makita mo yung kulay green-green. Lumalabas sa gilid. Ay, di ba katingin yung ating director? Nanggigitataan. Oh, yung green-green, tapos eh, pag tinanggal sa straw, may lumalagatak pa na ano, yung buhay na uod eh. So, alam mo sabi, huwag ka magdiri, sabi. So, ano yan? Aphrodisiac yan. Ayun. Tampatiba yan. Ayun. Ano? At masustansya yan. Kalain mo mga dialog na yan, ano? So, masustansya, pampatibay, pampatakas sa katawan. hindi kinaya ng ating isang ano. Oh. Eh sabi nung talata, binasa sa atin eh, may makukuha ba tayong malinis sa bagay na marumi? Wala. Oh. Wala. Oh. Kaya, kung ako sa inyo mga kapatid, ngayon, yung bang aso na yun na ganun eh, sa tingin ba ninyo eh, malinis yun? Ha? Karumal-dumal pa rin ba yun o malinis na? Ay, karumal-dumal pa rin yun mga kapatid. Oh, eh, ang sarap ng higop eh. Pag higop nung isa, saksak din yung isa sa kabila eh. Higop din siya eh. Eh, palibasa, nagkakasundo sila. Higupan silang dalawa. Maubos-ubos yung laman eh. Pinapahigop nga rin ako, hindi ko lang maatim eh. Kung ano wala sa, hindi ko na tinikman mga kapatid kasi hindi ko kaya eh. Ah, itong dalawa, hindi rin na ito. Kwento pa lang, hindi na nila kinakaya. Pahigupin pa kaya ito? Oh. Ah, ngayon, pag tinatanggal nila, ginagawa nila, tinatakpan nila yung straw. Oh. Kasi sayang daw, sayang. Akalain po ninyo mga kapatid, mga kababayo, yan ba malinis? Hindi malinis yan. Oh? At marami ng mga tao namatay dahil sa pagkain ng aso. Di ba? Kasi hindi naman pagkain eh. O yan ang hirap sa atin eh. Di ba kaulayo yung ating dalawang kasama? Itong hirap sa atin. Kung ano yung ipinapakain ng Diyos, yun ang ayaw kainin. Ayun. Oh? At yun namang hindi ipinakakain, yun naman ang kinakain. Oh. Kaya magbago-bago tayo mga kapatid, mga kababayan. Kung mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang Panginoong Diyos, mahal natin ang ating pamilya, susunod tayo sa pamantayang kanyang ipinagkaloob, kapatid na Aldrin. Ayun, kaya dito maliwanag po no, na kahit anong gawing pamamaraan ng tao, kahit ito ay balutan pa ng kulambo, o kaya kahit pa ito ay suplitihin natin, o kahit ilaga pa nila, no? Eh hindi magiging malinis, o kahit ibabaran pa ng ano. Kasi nakita ko rin yan, kapatid na Fernando, no? Yung iba nga kinikilaw pa. Ah, gustong-gusto pa yung balat, hihilahin. Talagang tumutungkab pa yung balat, nagmamantika. Talagang yung mga labi nila, kala mo eh, takam na takam doon, no? At hindi lang ganyan, ano? Pati sa ibang mga hayop, ganyan din ang ginagawa nila sa amin probinsya, no? Pati yung mga bagay na ano talagang kinasasarapan nila at ginagawa yan madalas po kapag may minsan piyesta madalas yan kapatid na Fernan eh. Kaya sa bagay na ito kaya ganun na lamang no na itinuturo at naninindigan ang tunay na bayan ng Diyos na ituro ang mga bagay na ito dahil hindi po papasok doon ang anumang karumal-dumal gaya po ng ating mababasa dito po sa aklat ng Apokalipsis sa kapitulo 21 talatang 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal. Ayan, kahit na, alimbawa, sa inyong pamumuhay, anumang unawain natin yung talata na yan, sa pamumuhay o pagkain, hindi papasok doon yung karumal-dumal na yan. Kaya nga hindi lang sa mga pag-aawit, gaya ng ginagawa ng iba nating mga kaibayo sa pananampalataya, kapag hindi rin itinuro yung tamang pamamaraan ng pagkain, ay maaari din pong ikapahamak. Ay meron ngang ibang mga grupo ng pangkati ng samahan, kapatid na rin, kapatid na Fernan eh, binawal yung dinuguan. Sinungkaban naman yung baboy. Aba, nag-aagawan pa dun sa atay. Nag-aaway pa, no? Oo, nag-aaway pa. Yung isang, ano naman, isang mga itong grupo din na tuwing Sabado, pero kung hindi naman sila whole Sabbath eh. No. Oo, mga ano tawag ko nga rito, mga half-bath lang eh. Oh, oo. Pwede naman binabawal yung baboy sa kanila, pero pinapakain naman yung mga ibang karumal-dumal oh, sa lamang dagat, kapatid na Fernan. Oo. Oh,
Oh, kapatid na Ray. Kapatid na Ray. Tahimik si kapatid na Ray. Hindi makaano, usad. Kung makamove on doon sa kinukwento, buti hindi mo masyado pang dinitali. Oh, no? Talagang lalabas na sa, ano eh, yung kinain ko, lalabas na sa kumura ko eh. Oh. Pero sa totoo lang mga kaibigan at mga kapatid, mm-hmm. alam nyo po natuklasan sa pag-aaral ng mga Adventist, ang original na pagkain talaga na ibinigay ng Diyos sa tao is mm-hmm. mga prutas yeah. at saka yung mga buto, mga buto yung mga nagkakabinhi, mga nuts. At ako naniniwala na kung meron mang pinaka-the best na makapagpapayo sa atin, paano natin magagawang pinaka-malusog at maganda ang ating katawan, ay ang ating Panginoon Diyos. Tama po. Ang ating Panginoon Diyos. Kaya, ang Panginoon Diyos, ang original talaga na ibinigay niya is yung mga prutas at saka mga nuts, yung mga halaman din na nagkakabinhi. Pansinin po ninyo, no yun pa ang kinakain ng tao, aba, mahaba ang buhay ng tao. Correct. Oh. Kasi na namimit niya yung pinakamagandang kalagayan at kalusugan ng kanyang katawan. Oh. Halimbawa, mababasa natin sa Genesis 5 ang talata ay 27, ang pinakamahabang buhay na binanggit sa Bible, si Matusalem. Matusalem. Ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. Oh. 969. Nung ang tao po ay kumakain pa ng prutas at saka yung mga halaman na ibinigay ng ating Panginoon. Sobrang the best po niyan. At ayon po sa mga Bible scholar, hindi lang mahaba ang buhay ng tao, matatangkad din sila. Matatangkad. Oh, sabi nga ng libro na nabasa ko, ang ano nila, si Adan daw, si Adan, ay umaabot ng nasa 15 feet. Tapos si Eva, nasa 12. At siguro kung pumasok sa PBA yun o kaya sa NBA si Adan, no? Ano kaya? Nasa tuhod lang yung ring. Baka yuyo ko pa para ma-shoot sa ano yung bola. Isipin mo yan, nailabas ng tao ang pinakamagandang kondisyon at kalagayan ng kanyang katawan nung siya ay sumusunod pa sa utos ng Panginoon. Eh, syempre, dahil nga sa sama ng tao, dumating yung time na ginunaw noong panahon ni Noe. At matapos ng bahang gunaw, syempre, patay lahat ng ano, lahat ng source ng pagkain, kagaya ng prutas at saka gulay. Kaya, idinagdag ng Diyos yung hayop. Yan. Pero, mapapansin po ninyo na nung isinuplay na ng Diyos yung hayop, hindi kasama na ipinapakain ng Diyos yung marumi at karumaldumal. Ang sabi po sa Deuteronomio 14, ang talata ay 2-4. Babasahin ko rin yung talatang 6, 8-10. Medyo ilalaktaw-laktaw ko lang para mas ma-emphasize. Deuteronomio 14:2-4. Ito ang mga hayop na inyong makakain. Ang baka, ang tupa, ang kambing. Talatang 6. Ang bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Talatang 8. Talon tayo sa 8. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin at ang kanilang bangkay ay huwag ninyong hihipuin. 9. At ang mga ito'y inyong makakain sa lahat ng nasa tubig, anumang may mga kaliskis at mga may palikpik ay inyong pagkain. At anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Medyo malawak po ito, ibe-breakdown natin ng konti. Yung mga hayop daw na marumi, na binabanggit daw po sa lupa, yung hindi ipinapakain ng Diyos, nagbigay ng halimbawa, yung baka, kambing, at saka yung tupa. Yung pinakapalatandaan, dapat ngumunguya at saka baak ang paa. Kaya ang sabi sa talata, yung baboy daw, kahit baak ang paa, pero hindi siya ngumunguya, disqualify. Ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi ngumunguya, hindi nagngangata. Ang ibig sabihin na hindi ngumunguya, yun po kasing, like for example, yung baka at saka yung kambing. Mapapansin po ninyo yan, kapag kayan po ay nagpapahinga, yung kanilang kinain na damo,
Muli nilang iniluluwa, ayan. Tapos ginangat-ngat nila, kaya habang nagpapahinga, ngat-ngat yan, ngat-ngat eh. Ayun. Kaya yung germs talaga dyan, patay talaga. Mm. At yung pagkain, durug na durug talaga, digest na digest. Yan yung karakter ng malinis na hayop. Kaya yung baboy, hindi po ganyan siya kinreate. Ang totoo, minsan nga, hindi nga ngumungoy ang baboy, lunok yan ang lunok eh. Kung mapapansin po ninyo. Kasab yan, kasab. Oo, ano yan eh. Tungkab. Tungkab yan ang tungkab eh. Halos lunok na lang yan ang lunok eh. Tsaka mapapansin nyo po mga minamahal, pansinin po ninyo kahit mag-experiment po kayo, yung baka, pag pinakawalan nyo po yan, alam nyo po kung saan unang-unang pupunta, doon sa damuhan. Maghanap po yan ng kanyang makakainan. Pero subukan nyo po yung baboy, palabasin nyo ng kulungan, alam nyo kung saan pupunta yan? Pupunta doon sa basurahan. Kakainin niya lahat ng makita niya doon. Bakit? Kasi nga, ganun siya kinreate ng Diyos. Ganun siya nakaprogram. Kaya, para sa kanya, kapag nakapunta siya doon sa basurahan, heaven! Heaven sa kanya yon. Parang bagong langit at bagong lupa sa kanya yon. Mas matindi yung amoy, lalo yung mga may pampers-pampers pa. Aba, delicious sa kanya yon. Masaya sa kanya yon. Pero yung baka, doon siya sa damuhan. Ando doon yung kanyang paraiso. Makikita ninyo na magkaiba. Magkaiba yung baboy at saka yung baka. Kaya hindi po siya ipinapakain. Yung baboy, hindi siya dapat kainin. Yung pinapakain, kagaya ng baka, tupa, at saka kambing. Ganon din binanggit din sa yung mga hayop na makakain na nasa tubig or nasa dagat. Ito daw po yung palatandaan, dapat may kaliskis at may paliktik. Nung ako nga ay namili, Brother Camacho at saka Brother Aldrin doon sa palengke, nataon yung natira niya lang tinda is mga tahong-tahong na lang. Yung mga walang paliktik, walang kaliskis. Sabi niya, bakit ayaw mo ba nito? Eh, Adventist po kasi ako, hindi kami kumakain yan. Abang, sabi ba naman sa akin, naku kayo mga sabadista, ang pa-plastic ninyo. Ang pa-plastic ninyo, hindi kayo kumakain ng isda na walang kaliskis. Pagka bumili naman kayo niyan, pagdating sa bahay, kinakaliskisan niyo naman. Hindi kayo nakain ng isda na may kaliskis, pero pagdating sa... Kinakaliskisan niyo naman. Eh, sabi ko sa kanya, eh kasi ang sabi po ng Panginoon, ang kakainin po natin yung hayop, yung isda na may kaliskis. At palikpik. Oh. Oh, pero hindi sinabi ng Diyos na kakainin mo yung kaliskis. Oh. Di ba magkaiba eh? Oh. Ang sabi ng Diyos, kakainin mo yung isda na may kaliskis. Oh. Hindi po yung kaliskis ng isda. Oh. Like for example, yung saging. Oh, malinis naman, kinakain niya naman yan. Oh. Pag ba kinahin mo yung saging, pati balat kinakain mo. Subukan mo ang kainin yun. O yung suman, di ba may balot siya? Binabalot yun eh. Para maprotektahan siya sa dumi. O sige nga, kainin mo yung suman. At tanggalin yung balot. Huwag mo tanggalin yung balot, kainin mo din. Kung isipin nyo, napakamaling argumento. Ang mga Adventist, hindi nila kinakain yung mga walang palikpit at kaliskis kasi ito yung pinagbawal ng Diyos. Kaya tingnan nyo po, kapag ka... may mga red tide. Oh, yan. Ang unang kinakapitan niyan yung mga talaba, shells. Mga tahong, yung mga walang kaliskis kasi yung isda na may kaliskis, lalo na yung makakapal ng kaliskis. Sila yung yan. May protection sila sa mga sa mga virus sa kaliskis nila. Oo, sa mga ganyang mga sakit sa dagat. Kaya hindi sila basta tinatabla ng anumang sakit. Saka lumalayo agad yan sila. Lumalayo mabilis yan sila hindi kasi nila nature yan kumain ng mga basura. Pero yung mga walang kaliskis at palikpik, dumi at basura talaga sa dagat ang kinakain yan. Kaya makikita natin na magkaiba. Magkaiba yung aral ng Bible. Bagamat ang unang pinakain, masustansya, prutas, gulay, noong nagkaroon ng banggunaw, nagkaroon ng kakulangan sa supply, isinupply yung hayop. Pero mapapansin po ninyo na may distinction siya between malinis at saka marumi. Yung malinis, ito po yung kagaya ng baka, tupa at saka kambing. Tsaka sa isda, mayroong mga kaliskis at palikpik. Pero sa sa mga hayop na ipinagbabawal, kagaya po iyan ng baboy at saka mga isda doon sa dagat na walang palikpik at walang kaliskis. Pag sinunod natin yan, ang sabi ng Bible, tayo po ay mapapabuti, brother. Yeah, agawin ko muna yung panahon ng ating... pero na akong gustong naalala ko kasi mga kapatid nung ako ay manginginom pa nung araw. Yeah. Yung aking kumpare nagyayang magbenta kami ng isda para meron kaming pang-inom. Siyempre tuwan-tuwa naman ako. Magbebenta kami. Alam mo ninyo pinuntahan namin sa sementeryo. Alam mo anong mga kinukuha namin doon? Yung mga hito. Yung mga dalag. Ang tataba. Matitinis. Sementeryo. Sa namin kinukuha. Ay doon sa pinagkakatasan ng sementeryo.
Saan kayo galing yung vitamins na? Doon sa patay. Ay, hindi naman kami hindi naman kami namulutan noon. Alam naman namin kung saan galing eh. Pero yung aming mga pinagbilhan, tuwan-tuwa. Ang tatabaraw eh. Hindi nila alam kung saan galing. Pag tumatawa, binibigay na namin. Total, kinuha lang naman namin yan doon sa ano. Walang puhunan. Sementeryo. Tapos yung mga talaba, yung mga tahong. Meron kaming kaibigan, nakatira naman doon sa, alam mo yung dagat, tapos yung bahay nila, nakatayo lang sa dagat. Pagpupupo sila, diretso na doon sa dagat. Kaya pag naliligo sila, may lumulutang. Hinahawi lang nila. Ang tataba ng mga tahong na nandun. Ayun. Naku, ang dami. Makakakuha, pag gusto ninyo eh, kukuha-kuhukan. Nakakaisang sako kami eh. Ang dami, pero bibenta rin namin. Para kumita naman. Tuwan-tuwa rin eh. Kasi tuwan-tuwa rin ang pagbenta. Nang tataba nga naman eh. Tapos yung pagbenta, bibili na namin ng aming iinumin. Ano ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Ba't ko ito na ikukwento? Kasi itong mga ito, tagasalo ito ng dumi. Ayun. Ito yung mga tagalinis ng kalikasan. Kaya ano man ang gawin natin, yung talaga punterya nila, yung dumi. Linisin ang kapaligiran. Terminong ang ginamit ng kapatid na rin, mga scavengers, mga basurero, ng ating kalikasan. Ngayon, eto pa, bago ko ibigay sa iyo, kapatid na Aldrin. Sige po. Merong nakikipagdibati sa atin nung araw. Uh-huh. Sapagkat yung baboy, ngumunguya raw. Nung hindi ako naniniwala ngumunguya, talaga isinubo yung yung kangkong. Ngumuya naman. Talagang ngumunguya rin, mga kapatid. Ayun. Ngumunguya. Kaya yung nagsasabing ang baboy hindi ngumunguya, kakamali kayo, ngumunguya talaga yan. Apo. Siya akong Adventista, nagpapatuto. Kasi nag-alaga rin ako ng baboy eh. Uh-huh. Pero majority, puro nga sabyan. Pero kapag ka mga gulay, mahaba, para madurog niya, nguyain niya yan. Pero ang kaibahan niyan sa Biblia, ganito sabi, doon sa Levitico 11, talatang 7, saling magandang balita, Biblia. Pansinin niyo, ganito ang sabi sa atin. Dinitalye ng Biblia kung papaano, kung ano yung hindi natin dapat kainin. Magandang balita, Biblia, Levitico 11, talata po, 7. Ayan. Ang baboy, biyak nga ang kuko. Ngunit, hindi naman ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kanin. Ano po pinagkaiba? Kahit ngumunguya nga sila. Pero yung kanilang pagnguya, hindi galing sa pagkaing mula sa kanilang sikmura. Kasi yung mga ipinahintulot sa ating na ating kainin, meron niyan pong apat na parte ng tiyan. Meron niyang, sa pagkakalista ko nga rito yung compartment niyan, merong tinatawag na rumen. Ito yung pinakamalaking stomach niya. Merong umasum. Ito naman yung umasum. Ito yung tunay niyang, yung last na pinaglalagyan. Kasi ngunguyay niyan. Pag nilunok niya yon, yung huling-huli, mapupunta yon sa umasum. Final destination. Final destination. Tapos meron pa yung retelium at merong abumasum. Yan yung pagkain, pagkang inuya, unang bahagi, lulunokin, pupunta sa kabila. Pag naubos na yon, yung sa kabila naman na pinaglagyan, ibabalik ulit yon, ngunguyayin ulit nila yon. Lulunokin ulit yon, ilalagay sa ikatlong compartment. Pagkatapos, na mailagay yun, hanggang maubos yun. Pagkatapos maubos nung nasa una, ikalawa, ibabalik ulit yun nasa ikaapat na compartment, uubusin niya ulit nguyain yun, ilalagay sa final destination. Ito yung sinasabi ng Biblia, yung baboy ngumunguya, kaya lang yung pagnguya niya, hindi galing sa sikmura. Kaya yung baka, yung kambing, makita po ninyo, nguya po ng nguya yan. Talaga dinadigest niya. Ito po yung pagkain ipinahintulot sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, yung atin pong sistema na sinusunod, sistema ng Biblia, sapagkat ang angkop na salin talaga dyan, ngumunguyang galing sa sikmura, kapatid na Aldrin.
Ayun, kaya nga akala nila makakaiwas na sila doon, kapatid na Fernand, oh, ano? Oh. Lalo na yung iba naman ay piniprito nila, akala nila makakaiwas sila na mawawala, no? Mm. Hindi po, lalo pong nabubuhay yung mga uod niyan, yung bulati niyan, lalo na sa bahaging pata ng baboy, andun po yung poison at pinakanana na pinamumugaran ng mga bulati o uod na ito, no? Kaya sabi naman ni Propeta Isaias dito, sa aklat po ni Isaias sa Kabanatang 66, ang talata'y 17, ganito ang ating mababasa. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Yan. Hilaw, no? At dito naman, kapatid na Fernand, bilang payo pa rin sa ating mga kapatid na sumisimple kahit sabaw, ay hindi kayo makakaiwas po dyan. Oo. Kasi yung iba ay sabaw lamang po, lalo na yung kumakain sa mga kantin. Oo, hindi naman kami kumakain ng karne, sabaw na lang. Ayun, hindi makatiis. Ano, mga kapatid, hindi man namin kayo nakikita, pero naniniwala ako na maraming mga bahagi ng kapatid dito ay sumusunod sa aral ng Diyos. Tama po. Pero babasahin natin dyan pa rin sa Isaias, dito po sa aklat ng Isaias, sa chapter 65, verse 4, ganito po ang ating mababasa. Na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy. Aba, nasa sekreto ito, no? No. At ang sabaw ng mga kasuklang-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan. Abay, nagbaon pa. Nagtabi pa ito. Tama. Aba, sasabihin, ano, wag pong ganon, mga kapatid. No. Dahil meron pong nakakakita sa inyo. Sabi nga ni Apostol Mateo, walang lihim na hindi mahahayag. Amen. Ano man po yan, dahil hindi lang doon sa pagdalo natin at pagbibigay natin ng mga handog, magiging banal tayo, kundi doon din po sa katapatan natin sa pagsunod sa mga pagkaing ibinabawal sa atin ng Panginoon Diyos, eh doon po tayo yung talagang kasakdalan na hinihiling sa atin ng Panginoon. Kapatid na Ray? Kaya po, hindi isang maliit na bagay. Hindi isang maliit na bagay ang nagagawa ng isang tao na sinasadya yung pagkain ng marumit karumalduman. Siguro kung dahil wala pa siyang nakilalang aral, ayun, nakakakain siya, siguro mauunawaan ng Panginoon yun. Pero dahil nga tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, ipinapakilala ang katotohanan, sa sandali na malaman mo ang katotohanan, ay nandoon na rin yung responsibilidad. Kasi gagaya ng binanggit ni Brother Aldrin, marami ang mapapatay ng Panginoon, sila daw na kumakain ng baboy at ng daga at ng mga kasuklam-suklam, sila anya ay darating sa isang wakas. Baka naitatanong natin, parang napakasama naman ng Diyos, pagkain lang yan eh. Sipi mo, darating kagad sa isang wakas dahil lang kumain ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. Pansinin niyo po, mga minamahal, saan po ba nahulog ang unang mag-asawa? Sa pagkain din. Hindi ba sa pagkain din? Pwede rin nila ikatwiran, Panginoon naman, pagkain lang eh. Malit na bagay lang naman yan. Pero tingnan mo, tinuluyan talaga sila ng Diyos. Ibinigay yung parusang para sa kanila. Bagamat may habag ang Panginoon na ibinigay sa kanila. Kasi ang Diyos hindi konsentidor. Eh. Hindi konsentidor. Kaya ginagawa yan para matuto tayo. Ayaw kasi ng Diyos na tayo ay mapahamak. Yamang tayo ay pinili ng Diyos, sabi nga ay kung kinikilala mo na ikaw ay nasa loob ng bayan ng Diyos, eh sundin mo yung payo ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bagay na karumaldumal. At hindi isang maliit na bagay kung sinisira mo ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga bagay na yan. Halimbawa, mababasa natin sa 1 Korinto 3, talatang 16-17. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ayun. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. 17. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Oh, kaya hindi maliit na bagay eh. Hindi maliit na bagay kung sisirain natin ang ating katawan, sapagkat tayo po ay katiwala. Hindi talaga sa atin, hindi tayo ang may-ari sa sarili nating katawan. Katunayan, nung pinagbubuntis ka ng magulang mo, hindi niya nga alam kung lalaki o babae ka. Ayun. Oo, di ba? Kung hindi ka pagagamitan ng mga ultrasound. Ng mga ultrasound, hindi niya kayang hulaan, hindi siya yung pumili kung gusto niya na maging lalaki ka o babae ka. Ibig sabihin, tayo po ay pagmamay-ari ng Panginoon Diyos. Ang ating katawan, ito po ay ipinagkakatiwala lamang sa atin. At ang sabi sa Bible, ang ating katawan, ito po ay tahanan ng Espiritu.
Kapag kasinira ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba rin ng Diyos. Mm. At ang templong iyon ay tayo. Kaya hindi maliit na bagay. Kung nauunawaan natin, iwasan na po natin yung pagkain ng marumi at karumaldumal. Alam niyo po, kapag ka isinuko mo ang lahat kay Kristo, walang bagay na hindi mo kayang pagtagumpayan. Amen. Kahit pa yung pagkain ng baboy. Ang totoo, nung ako ay nasa ibang sekta pa, Brother Camacho, Brother Aldrin, opo. Malakas ako kumain ng baboy. Aba. Oh, alam mo yung Bicol Express? Yan, no? Oh, yung paborito ko. Oh, yung Bicol Express na naggagata-gata pa nako. Mamantika. Naglalaway, ang sarap talaga. Pero alam niyo po, mami na mahal, nung isinuko namin yung sarili namin kay Kristo, aba, nagawa naming iwasan na yung pagkain na ganyan. Sabi nga ni Kristo, anong papakinabangan ng tao? Kumakamtan niya yung buong sanlibutan. Pero mapahamak naman ang kanyang buhay. Ano yung pwede niyang ibayad kapalit ng kanyang buhay na nawala? Wala. Kaya kung mahal mo ang iyong sarili, mahal mo ang Panginoon Diyos, iwasan mo na yung pagkain ng karumaldumal. Hindi maliit na bagay po yan, sapagkat kung mas masusunod ang iyong sikmura kaysa sa kautusan ng Panginoon, natutupad sa atin yung sinabi ng Bible, ang tiyan ang iyong Diyos. Tama. Ayan. Merong nagpapalusot pa dyan, kapatid. Sige na po, kapatid na Fernando. Eh, hindi naman adya, baboy kinakain namin. Eh, kinakatay muna namin. Ayun. Eh, pag baboy kinain namin, kakagating ka. Kaya kami kinakatay muna namin ng baboy. Karne ang kinakain namin. Eh, tawag dyan pagpapalusot. Ayun. At tingnan nga natin sa Biblia, papasabay yung kanilang lohika. Oh, tignan ninyo, balikan natin yung talatang binanggit sa atin ng kapatid na Aldrin. Isaiah 66, verse 17. Saling magandang balita, Biblia. Ayan. Tignan ho ninyo, ganito ang atin pong mababasa. Maganda ito. Isaiah 66, verse 17. Yan, saling magandang balita, Biblia. Oh. Eh, mga palusot nila yan eh. Mm-hmm. O, hindi naman baboy kinakain namin. Ikaw talaga, Brother Fernan, Brother Aldrin, no? Opo. Eh, ano naman eh, karne. Eh, ito sabi sa atin. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa mga tuntunin ng pagsambang pagano. Nagpuposisyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy. Daga at iba pang hayop na karumalduman. Eh talaga kahit siyang kayo pumaling eh. Karni talaga ang binabanggit dyan na bawal sa atin. Kapag kayo'y kumain na sabi, sarap pa ng ihaw-ihaw mo ngayon. Pag dumating ng Panginoon, ikaw naman iihawin. Di ba? Kaya mga kapatid, panahon na para tayo'y magbago. Kasi ang ating katawan, palibasa Diyos ang gumawa, alam niya kung ano ang angkop na dapat ipasok sa ating katawan. Di ba? Parang ano? Parang sasakyan, di ho ba? Ang nakakaalam ng kung paano iingatan ng tama yung binili ninyong sasakyan, nakalagay yan sa manual. Ayun, Sa manual ng binili ninyong sasakyan, nakalagay dyan kung ano yung modelo. Tapos, sino gumawa? Tapos niya, nakalagay dyan, ano yung mga dapat na likido na ipapasok dun sa sasakyan. Kung yan ay unleaded, huwag mong pasakan ng krudo. Ha? Pag unleaded, unleaded. Huwag mong pasukan yan ng ano, ng tubig. O kaya lagyan mo yan ng juice. Ha? Kerosene. O kaya kerosene. Ha? Huwag. Kung ano nakalagay, unleaded, unleaded lang. Pupugak-pugak yan sa sasakyan ninyo, baka wala pang tatlong hakbang, tumirik na yan. Tapos yung langis, huwag niyong palitan. Kung ano yung hinihinging langis, yun ang ilagay. Huwag niyong lagyan ng hangin o kaya tubig. Masisira sa sakyan. Tama. Ginagawa yan, sinasabi yan ng manual para maingatan yung sasakyan. Ganun din naman sa tao, kapatid na Alvin. Tama po yan. Ang Diyos nagbigay ng manual. Alin yun? Yung Biblia. Sasabihin ng Biblia, sino gumawa sa tao, ano dapat ipapasok sa tao. Ay, sinasabi ng Biblia, dapat ang ipapasok lang dyan, mga angkop na pagkain. Kasi kapag pinasukan niya ng hindi angkop na pagkain, masisira ang ating katawan na siyang templo ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga sa atin na tayo po ay sumunod sa pamantayan ng Biblia. Kapatid Aldrin. Ayan. Tayong question. Apo, dadako na po tayo sa ating tanong dahil maikling oras na lang ang natitira sa atin.
At ito pong tanong ni Early 7 Strickland, no? Ang tanong niya po, hello po, tanong lang po, yung kuliglig at balang, kinakain po ba yon? Salamat po. Ayan ang kanyang katanungan. Kasi nung ako hindi pa Adventist, nakakain din ako na, hindi kuliglig ha, sa aming gamugamo. Gamugamo. Oo, gamugamo. Yan. Sinasangag yun eh. Oo. Oo, yan, ganyan sa amin. Eh ngayon, kapatid na Bernard, kinakain po ba yung kuliglig, balang? Salamat po. Yan yung tanong ni Early 7 Strickland. Saan kaya yan? Levitico 11, yan. Talatay 22. Mm-hmm. Tignan ninyo, pagkakasabi sa atin ng Biblia, Levitico 11, talatang 22. Pwede nga ba silang kainin o hindi sila pwedeng kainin? Specific doon sa nabanggit na mga bagay na yon. Mm-hmm. 11:22. Okay? 11:22 ng Levitico. Mula sa kanila ay makakakain ninyo ang mga ito. Mm. Ang balang ayon sa kanyang uri. Ang Biblia, kapatid. Ang Biblia. Doon sa ano. Tulad sa ng lahat ng balang sige, na mahahaba ang ulo. Dati sa 22. Sa kanila'y makakakain ninyo ang dating Biblia. O, pwede yan. Sa kanila'y makakakain ninyo ang mga ito, ang balang ayon sa kanyang pagkabalang at ang lukton ayon sa kanyang pagkalukton. At ang kuliglig lupa. Kuliglig lupa ayon sa kanyang pagkakuliglig at ang tipaklong ayon sa kanyang pagkatipaklong. Yun. Ano daw po sabi? Makakain ninyo ang mga balang. Ito. Ayun. Hindi pwedeng kainin. Yung gamo-gamo. Oh. Alin daw yun? Yung pwedeng kainin. Nakumpis yung gamo-gamo. Baka mayroon din yung gamo-gamo. Oh, meron. Oh, tutuloy natin mamaya yung pagbasa ng 23. Ha? So sabi nito, sila'y makakain ninyo. Ano-ano yun? Balang. Alam ba ninyo yung balang? Yung malalaking tipaklong, kung tawagin. Para peste rin yun sa balang. Oh, sabi ng iba, peste raw po yan sa palayan. Mm-hmm. Oh, kaya ginagawa nila, pag may balang, kung hindi nila kukulambuan, sasalukin yung balang ng kulambu. Uh-huh. Yeah, para gagawin nga pagkain. Paboritong pagkain ni John the Baptist yan. Diba? Yung balang. Uh-huh. Kaya lang yung iba naman, na medyo maselan, sabi, hey, kadiri. Diba? Tama yung pinapakain ng Diyos, ayaw nila kainin. Ayaw. Ang gusto nila kainin, yung hindi pinapakain, yung sarap ng baboy. Uh-huh. Kita. Kaya nga. Oh, baliktad ang tao, no? O tuloy, ano pa, sabi, balang, lukton, ay hindi ko alam itong lukton, kung anong klase itong... Kaya nga po. Kasi siyempre, may mga bagay rito, marahil wala dito sa Pilipinas, di natin nakagisnan, no? Kaya, diba? Ang kuliglig lupa, ay yun yung tanong. Kuliglig lupa. Pwede rin pong kainin. Tipaklong, pwede rin po. Pwede rin kainin ayon sa kanyang pagka tipaklong. Alam mo, masarap yung tipaklong tsaka yung balang. Ayun, oh. May pagkalasang gatas. Ayun, Masarap, crunchy. Masarap yan. Ngayon, crunchy. Ano yung tanong mo? No? Gamugamo. Gamugamo. Tuloy natin sa 23. Yan. Datapwat lahat ng may pakpak na umuusad na mayroong apat na paa ay ko suklam-suklam nga sa inyo. Sa inyo. Bawal, sayang. Yung gamo-gamo, apat bang paano? Hindi, wala. Marami yun. Maraming pa yan. Tignan nga natin. Akit mo kapatid na Brother Don sa ating 21. Ha? 20, talatang 20? Tignan nga natin yan. Abestrus na yan eh. Lawi. Lahat na may pakpak na umuusad, Ayun! Ipang lukso sa lupa. Ay, hindi nga kasama. Hindi siya kasama. Wala, no? Hindi mapiga. Wala. Oh, hindi siya kasama. Kasama. 22. Ito lang yung makakain. Ito ang yung makakain. Eh, hindi na kasama yung sa'yo. Sayang. Tama na kapag hindi na pasama. Sayang. Pero nakatikim na rin ako. No? Masarap din yun. Masarap din yun. Oo. Eh, pag kumatas-katas siya, para la, ano rin gatas yan, din yan eh. Oh. Gatas din eh. Kaya lang, kahit masarap, ay basta natin. Bawal. Mm. Pagkabawal, mm. Eh, yun na talagang sabi, kung alin ang bawal. Ando? Yun ang, kung alin ang bawal, yung pang masarap. Oo, yun pang masarap. Oh. Eh, kaya lang, ano, tandaan natin, hindi magbibigay ng batas ang ating Panginoon na ikasisira ng ating katawan. Tama. Ano ho? Kaya tayo binibigay ng batas upang mapangalaga ang mabuti ang ating pong kalusugan. Oh?
Ayan, kaya napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng pagpapala sa pamamagitan ng kautusang kapatid na rin kapatid natin. At siguro, Brother Don, no, sagutin na rin natin yung kasi may kinain. Yung mga kumakain kapatid, meron kasing mga kumakain ng buhaya. Basahin naman natin yung buhaya? Yung karumal-dumal naman, hindi pwede. Oo, basa, may pwede, yung tanong niya. Dagdagan na rin natin yung hindi pwede, Brother Don. Dito sa Levitico 11:28-29. 11:29 hanggang 30. Yan. Sabi diyan, at ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo, sa mga umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa, ang bubuit at ang daga at ang bayawak ayon sa kanyang pagkabayawak, at ang tuko at ang buwaya at ang butiki at ang mga bubuli at ang punyango. Ayun. Ang mga ito'y karumal-dumal sa inyo sa lahat ng umuusad. Sino mang mga kahipo sa mga iyan, pagka ang mga iyan ay patay, ay magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. Pati pala yung buwaya tsaka daga. Alam mo, masarap din ang buwaya. Medyo magaspa nga lang pag minunguya. Tama po. Kasi nakatikim na rin ako niyan. Yung naman bayawak, may pagkasimilarity siya sa lasa ng ano ng manok. Kaya lang ang masarap niya sa kanya kasi pag yan. Napupunit mo na yung kanyang muscles. Oo, yun naman. Yun yung kanya, yun ang nagbibigay naman ng linamnam. Kaya lang bawal ng Biblia kainin. Pinupulutan niyo rin ba dati ang naginom kayo? Ay, oo, talaga naman eh. Kasi yung ilog sa amin dati nung ano pa yan, virgin pa nung araw kong tawagin. Ang dami riyan. Ba't masikip pa yung ilog na yan? Oo, kasi ano yan eh, wala pang mga tao. Oo nga. Oo, wala pa. Eh ngayon, polluted na. Meron pa rin dyan. Kaya lang, hindi na maganda. Hindi na healthy. Apo. Upo na. Upo na. Nabigla eh, opo. Oh, mga kapatid, mga kaibigan, ano? Ang lahat ng ito, hindi natin angkop na pagkain. Huwag na nating subukan. Kahit na ito'y masarap, o gaano man ito kasarap, eh huwag tayong tutulad doon sa iba na... Ay, meron pa tayo sa iba na mga ngain ng mga ito. Huwag tayong gumaya roon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis